Okay. So start na tayo. My topic for today is about why do you want to do or need to do IM Worldwide Business? So what is the best business this pandemic? So despite ng lahat ng nararanasan ng buong mundo, ang IM Worldwide, hindi ko alam ha, if you will agree with me, parang may God's favor. You know what? Not all networking companies are thriving right now. Okay, kasi kunwari beauty products yung product mo, eh hindi naman yan ang top priority ng mga tao. Tama ba? Hindi nila priority magpaganda ngayon. Ang priority nila is about their health. So, ibig sabihin, yung IM Worldwide, saktong-sakto siya dun sa pangangailangan ng tao ngayong pandemic. That's why hindi mo mararamdaman at makikita na parang pandemic sa loob ng IM. We have our own economy. Parang ganun na nangyari. No? Ayan po yung mga nag-join nung past na ating mga promos. No? Per team, more than 100 plus yung mga nag-join. No? Million po ang sales na naipasok. No? Praying this September, may promo ulit. No? Tayo naman ang bobongga ng goal natin, 10 million sales. No? Kayang-kaya to kasi maraming-marami na tayo, diba? So, ayan. Last promo, we have more than 100 eagles na nag-join. This was before na-invite si Mentor Sherwin. Wala pa yung Team Canada nito. So, napakadami talaga na nag-join. Ngayon, para din sa karamihan na first time ako makilala, ako si Erica Sureda, you can call me Mentor Ikay. I'm a nurse by profession, but I'm doing IM Worldwide full-time na. Okay, marami ako dito sa group natin ng mga classmates ko nung college. Yan si Mentor Mao. Nakikita nyo ba? Yung throwback namin, no? Yan. But, hindi po ako nagsisi na nag-join ako sa IM because nabago po ang buhay ko dito. I was able to travel to different parts of the world for free. Yan. Nakabili tayo ng condo sa Pasig na currently nire-renovate. Yan. And then, dito ko na-experience yung 6 digits na income. Meron ba dito na gustong kumita ng 6 digits sa loob ng isang linggo? Comment nga kayo, I am. Okay, I am. I want. Diba? Gusto mo kumita ng ganyan? Ako po, kapag nag-nurse, kikitaan naman ako ng ganyan, pero hindi isang linggo, mga isang buwan. May get, ba? Diba? So, yan po. Sa I am Robert, that's very possible. Yan, okay. So, currently 5 million, pero konting na lang, 6M na, no? Yan, abangan natin. And si Ketchup Damasang. So, all of these things, I was able to achieve because of the business. Wala po akong ibang source of income. Wala akong ibang binebenta. Wala akong ibang pinagkakaabalahan, kundi IM Worldwide lang, solid po, okay? So, ito po, nakakatuwa kasi possible talaga yan. This is my bread and butter. And kung tatanungin mo ko, worth it ba, Mentor, na pinagpalit mo yung profession mo dito sa negosyo, I can truly say it's a yes. Okay, worth it na worth it yan. So under our team, we have currently 6 millionaires na. Diba? So nakakatuwa lang din kasi ang dami ng natulungan ng IM Worldwide sa team pa lang natin. And I'm aiming for this month, no, before the end of the year, ano, at least 20 millionaires. Pwede na ba yun? Sino-sino ba dito yung gusto sumama doon sa Millionaires Club? Sige nga, comment kayo, I'm a millionaire. Ayan, comment kayo, I'm a millionaire. Kasi, ano eh, I'm declaring na marami pa. 6 tayo right now, pero I'm declaring na at least 20. No, minimum 20 millionaires, new millionaires within this year. Di ba, wala imposible. We still have how many months, di ba? Yan, oh. Ang dami na nag-declare. O, abangan ko kayo, ah. Mga online account nyo, ah. Check natin yan. Kayang-kaya yan, eh. Kayang-kaya. Sipag lang. Okay? Next. Hindi na to updated, no? Sa Pilipinas, 200,000 na ata yung, ano, may COVID, no? So, we are really affected yung pandemic, hindi lang sa Philippines, but worldwide. No, lagi ko ito sinishare every time na meron akong talk, di ba? Sa aviation, ito yung mga ano. Meron akong business partner, meron tayong business partner from the US. Nag-work siya sa airport. Alam niyo ba na March pa lang, wala na siyang trabaho? At ang sabi sa kanila, by next year pa, possible na magkaroon ng resume ng trabaho. Take note po ah, hindi pa sigurado yun. Kung January, balik na sila sa work. Buti na lang sa US, meron pa rin allowance, though mas maliit compared dun sa income nila, kahit wala kang trabaho. Eh, paano kung natapat ka sa Pilipinas? No work, no pay. Napakarami kong kakilala na flight attendant na nawala na ng trabaho. Kasi, hindi ka pwedeng, konti lang yung ano eh, pwedeng lumipad as of the moment. So, if you're part of the people na hindi pwedeng lumipad, kasi pandemic ngayon, eh, wala talaga. Kaya yung iba, naghahanap na ng ibang source of income. That's the reason why dapat tayo mag-double time kasi napakarami po natin kailangan tulungan. Okay? Fitness industry, sarado, restaurant, mostly mga online lang or take out.
'di ba? Sa sporting events are canceled, entertainment, marami na mga artista, sumabay pa yung ABS-CBN, walang trabaho, 'di ba? Kaya lahat sila nag-YouTube na lang, no? Lahat sila naging vlogger na. Bakit? Kasi mahirap eh. Mahirap eh. Kailangan mo mag-switch ng platform mo. Transport, tourism, maraming tayong business partner na nasa hospitality. No, si mentor mentor Marietta from Japan, yung huli kong na-refer, si mentor. Hi ka naman, mentor. Yan, no? Nagkwentuhan kasi kami kahapon. Oo, siya ay nagtatrabaho sa hotel. Tama, mentor, no? Nag-work siya sa hotel. Tapos, yun nga, yung sa trabaho nila, hindi na siya as full as before, no? Meron ng mga scheduling. Meron din tayong business partner from Oman. Siya talaga na-layoff. Okay, so kumbaga, dami na talagang nawawalan ng trabaho. And it was estimated na 10 million workers po ang mawawalan ng trabaho, not only in the Philippines but worldwide. Okay? Yan, mass layoff na kaliwat kanan. Understand this. Ito yung gusto ko maintindihan ninyo. Hindi ko ito nadidiscuss pag IBP eh, kasi medyo mahaba. But gusto ko na maintindihan nyo to. This is the very reason why ginagawa kong I am worldwide full-time. Because I have understand something na hindi ko naiintindihan before. This is a book, Cashflow Quadrant by Robert Kiyosaki. I suggest na basahin nyo, bilhin niya yan sa National Bookstore or e-book. Basahin nyo po kasi napakaganda po ng in-explain nyo dyan. Sabi ni Mr. Robert Kiyosaki, isa po siyang financial guru sa States. Meron daw apat na klase ng tao na kumikita ng pera. Ilan po? Apat. Okay? Nahati siya sa apat na quadrant, E, S, B, at I. Okay? E stands for employee. O start tayo with E. Okay? E stands for employee. Ilang mga employee? Sino ba dito mga empleyado? Mag-ano po kayo? Mag-thumbs up sign kung currently nagtatrabaho, no? Yan. So, sa mga employees, correct me if I'm wrong. Meron po ba tayong boss? Yes. May time in, may time out? Yes. Fix ang income? Yes. Kung ang sahod mo ay 30K per month, kumain ka ng apoy, bumuga ka, maglakad ka sa bubog, kumending-gending ka, kung magkano ang income mo, yun na yun. Tapat na po, okay? Madagdagan naman kung may ano ka, may overtime, pero definitely, ganun lang siyang range, okay? Plus, meron siya tinatawag na no work, no pay. Ito yung pinakamasaklap sa lahat. Kapag wala kang trabaho, nagkasakit ka, or ano ka, wala ka muna schedule, wala ka rin kita. Okay? So, okay naman yung trabaho. It's a good, parang good starting point. Pero, dapat hindi ka dyan tatagal. Okay? Pwedeng stepping stone mo lang yan para makapag, eventually makapag-venture ka sa iba. Pero, eto, kailangan mo lang maintindihan na pag nandito ka sa point na to, ang tawag dyan is singleness. Okay? You are working alone for money. You're exchanging your time for money. Mag-isa ka lang po nagtatrabaho para sa sarili mo. Question po, meron ka bang income sa effort ng kasama mo sa trabaho? Wala. Kahit gano'n kayo kasi pagparehas, hindi nyo napapakinabangan yon. Okay? Kasi mag-isa ka lang eh. Singleness yon. Okay? So, you are working for money. When you're in this quadrant, you are working for money. Okay? Pinagpapalit mong oras sa income. Okay, next. Meron namang mga self-employed. Example nito, mga doctor, dentist, engineer, architect, lawyer. Okay? So, sila yung medyo matagal nag-aral. At the same time, sila din yung ano, may malaking experience and they are the boss of their own work. Okay, boss nila sarili nila eh. They can go to work anytime, anywhere, 'di ba? Pero ang problema lang din dito, okay din siya, highly professional sila, pero ang doctor, pag walang pasyente, walang kita, tama ba? Kunwari po, ako'y doktor. Okay. Si Mentor Sherwin ay kaibigan ko. Sabihin ko, Mentor Sherwin, okay li ba masakit ng ulo ko? Ikaw muna ang magbuklat ng tiyan ng ating pasyente. Hindi siya doktor ah. Sabi ko sa kanya, Mentor, nilagyan ko ng hati ko saan mo hatiin. Tapos kunin mo lang yung appendix kasi malapit nang sumabog yun. Pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi po pwedeng ipasa yung trabaho mo sa iba. Why? Because ikaw lang nakakaalam nun. Okay? So, ibig sabihin, pag wala ka dun sa trabaho mo, wala ka rin kita. Dentista, ganun din. Engineer, pag walang project, walang kita. Architect, same. Lawyer, walang kaso, walang kita. Alam niyo ba sa IAM Worldwide, merong lawyer, CPA lawyer na to ha, meron siya sariling firm. Ngayong nagkaroon ng pandemic na apektuhan yung firm niya, sinaran niya na ngayon. Alam mo ba na full-time na sa IAM? Just imagine na, lawyer na yon, ang tagal nag-aral noon. Only to find out na I am Roderick pala ang kakaririn niya. Siguro kung alam niya lang, dumiretso na siya, di ba? Pero just imagine, hindi kasi ano to eh, hindi ito guarantee.
na you'll do well in life kapag nandito ka sa side na to, kasi anytime, though you own the job, diba, anytime, kung singleness ka, magkasakit ka, ganun din siya. Okay? No work, no pay. Same lang sila ng E. Ang E at S, same na, singleness, same na, no work, no pay. Okay? Sa side na to, sabi nila, masakit mang aminin, pero poor side daw yan. Okay? When you say poor, hindi naman yung mahirap. Okay? Kasi may doktor na mayaman eh. Pero poor yung chances makuha yung time and financial freedom ng sabay. Okay? Merong apat na klase ng tao. Ilan? Apat. Okay? Yung unang klase ng tao, meron siyang, eto, tingnan nyo kung mahuhulaan nyo kung ano ah. Meron siyang time pero wala siyang money. Sino yon? Sige nga, comment kayo kung alam nyo. So, mga nakapakinig na nito, comment kayo, di ba? Merong time pero walang money. Sino yon? Teenagers? O, nakuha ni Dave, tambay. Okay, tambay yun. Ha? Ang daming time pero walang money. Okay, tambay. Okay? Ako ba yung sabi ni Robin? Hindi naman. Okay, tambay, no? Maraming time pero walang money. Okay, tambay yun. Pangalawang klase ng tao, okay? Merong money pero walang time. Sino yun? May pera pero walang time. Sino kaya yun? Na? May money, okay? Pero walang time. Employees, high-paying jobs. Minsan yung iba nasa ano, yung corporate ladder mataas na. Kasi ang dami nilang pera pero wala silang time. Diba? OFWs are also part of this. Kung lalo na ang pamilya mo ay nasa Pilipinas, wala kang time talaga sa pamilya, no? Merong pera pero walang time. Like yung nanay ko po, OFW from Italy for more than 10 years. Every time na merong event sa amin at wala siya, pera lang po pinapadala, no? Mahal ko naman ang nanay ko, pero ang spelling kasi ng bata, ang spelling ng love sa bata, hindi L-O-V-E, pero T-I-M-E, time. Diba? Hindi mo kailangan ng mga gifts eh. Diba? Ang kailangan mo yung oras, yung quality time. Diba? O, ito pa, yung pangatit, yung pinakamasaklap. Wala nang pera, wala pang time. Sino yun? Ito yung normally hindi ganun kataasan yung sahod. Employees na hindi kataasan ng sahod. Bakit? Pagod ka sa trabaho, at the end of the day, yung kita mo sakto lang. Parang cook, kung hindi sakto, kulang. Kundi sakto, zero. Parang cook, no? Di ba may cook zero, may cook sakto. So, ano ibig sabihin nun? Nauubos ang oras mo sa trabaho. Sweldo, utang, bayad, utang, sweldo, utang, bayad, utang. It's a cycle that never ends. Right? Pero may pang-apat na klase ng tao. Ito yung goal natin. Okay? Ito yung goal. May time ka na, meron ka pang pera. Sino kaya yung mga yon? May time ka na, may pera ka pa. Sino yon? Okay, mamaya malalaman nyo. O, diba? Ito yung mga tao na mayroong both ng time and financial freedom. Why am I telling this to you? Kapag nasa ano ka kasi, I am members daw. Tama eh, check. Diba? Ganito kasi yan, no? E at S. Tandaan nyo to ha. Ang E at S, kaya siya poor side kasi poor yung chances makuha yung time and financial freedom ng sabay. Okay. Mayroong mga pilosopo, mentor, ikay, doctor kayo, ang daming pera. Yes, may pera pero walang time. Nakatira sa hospital, on call. Okay? Anytime na kailangan, lalo sa panahon ng pandemic na to, wala na silang tulog, walang kain, walang wiwi, walang kahit ano. Right? May pera, yes, pero time wala. Meron akong kilalang doktor gusto na mag-resign sa sobrang pagod. Okay? So, ganun siya. Okay? So, mahirap din makuha yung dreams ng mabilis kasi it will take you how many years. Alam nyo ba? Meron akong ano, nga sa panahon ngayon, yung brother-in-law ko, kwento ko lang sa inyo, pero marami daw nawala ng trabaho sa kanila. Nag-work siya sa Verizon, if familiar kayo doon, sa ano to, sa US at ito na company, no? Marami na na-retrench, marami na nawala ng trabaho. And o-offeran ka mga 8 million, okay, para if you want to resign, or if you want na mag-retire na, 8 million ata, or 9 million, nag-work ka ng 20 years, 15 years, do you think that's worth all the time that you spent yung buong buhay mo? Malaki yun, tama? Malaki yun. Pero para sa akin, maliit yun eh. Depende kasi sa tao, no? Kasi kaya mo kitain sa IM Worldwide yun eh. In a span of 5 years, yung 8 million na yun. Just imagine, inantay mo yung 20 years, inantay mo yung 15 years, only to have that kind of amount. For some people, malaki yun ha. Depende sa kawali mo. Diba? Pero para sa akin, yung buong buhay mo eh, yung lifetime na
in-effort mo, yun lang yung kapalit, parang I think, hindi. Hindi siya worth it. Right? At saka mabilis na maubos yun. Dadaan lang yun, kaganoon lang yun, only to find out, wala na akong pera. Eh, wala ka ng trabaho. Ang bills po ba nagsastop? Hindi. Di ba? Kahit nga may pandemic, may bills pa rin eh. So, kailangan mo mag-identify or mag-shift para maging aware, para magawan mo ng paraan. O, ito ha. Okay. Ano na tayo sa kabilang side? B. B stands for business. Tandaan mo to. B stands for business. Ano bang diferensya ng negosyo? Okay. Sa trabaho at self-employed. May itinatawag na law of leverage. From the root word lever. Okay. Kailangan matandaan, maintindihan nyo to. Ang leverage came from a root word lever. Lever, ano bang ibig sabihin nun? It makes life easier. Lahat na nakapagpagaan ng buhay ng tao, it's called leverage. For example, pupunta ka sa mall, ang daming pinamili, sa milalagay, push cart. Tama? Ilalagay mo sa, wait lang ha. Ilalagay mo sa push cart. Tama? Ang tawag doon, leverage. Ano pa? Example, akit ka ng 17th floor. Anong gagamitin mo? Stairs ba o elevator? Elevator. Ang tawag doon, leverage. Uuwi ka ng bahay, maglalakad ka, sasakay ka ng kotse. Kotse is leverage. Anything that makes life easier is called lever. Right? Sa negosyo, in layman's term, it's called duplication. Napaparami mo ang sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Oras at effort ng ibang tao. Yan ang kailangan mo. Kanina, sa E at saka sa S, yan ay tatawag na singleness. Wala kang kita sa effort ng iba or wala kang benefit sa iba. Hindi ka pwede mag-duplicate. Mag-isa ka lang talaga doon. Sa negosyo, kaya ito maganda kasi pwede ka mag-duplicate. Pwede kang dumami. Wala ka pong pinagkaiba kay Henry C. na may-ari ng SM. Si Henry C., kung may 10,000 empleyado, 8 hours per day, let's say makapag-create sila 80,000 hours per day. Diba? 10,000 times 8 hours is 80,000 hours per day. Ang normal na tao, meron lang 24 hours in a day. Kung hindi ka magduplicate, sabi ko nga kay Lazara Bell kahapon sa talk namin, you have to find a business or an opportunity that you can be paid while you're sleeping. Because if you are paid by your time is limited. 24 hours lang tayo per day eh. You have to plug into a system na pwede kang bayaran unlimited. Hindi dahil sa oras na binibigay mo. Okay? Bakit? Kasi limited ang oras. Pero si Henry C., nakuha niya yung system ng leverage. Kumbaga, mayroon siyang 80,000 hours per day. That's the reason why ang family nila sa Philippines, ang top one, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi na-leverage. Lahat ng effort ng trabahador niya na 10,000 na yun, lahat yon pasok sa kanya ang income. Ano lang babayaran niya? Yung time ng mga empleyado. Eh siya si maliit na minimum. Yan lang yung binabayaran niya. Pero lahat ng effort ng mga yon akyat sa kanya. That is what we call duplication, leverage. Wala kang pinagkaiba sa malalaking negosyante. Top 5 sa Philippines, Henry C. Lucio Tan, Go Kong Wei, Andrew Tan Ayala. Those 5 people, lahat yung may negosyo. Wala kang nakita doon na top 10 or even top 20 na empleyado? Lahat ng top na pinakamayaman sa buong mundo nasa negosyo. Why? Because you own a system and people work for you. Sa kabila, you work for money. Dito, money works for you. Ano pong mas gusto mo? Ang pera mo, pagtrabahuan mo, o ang pera mo magtrabaho para sa'yo? Sige, comment kayo dyan. Money works for you or you work for money? Pili ka lang dun sa dalawa. Dalawa lang option eh. Okay? Money works for me, yes. Mas mataas ko sa pera. Dapat ang pera magtrabaho para sa'yo. Diba? Hindi ko yung nagkukumahog sa pera. You let your money work for you. Paano mangyari yan? You have to plug into a system na unlimited yung income. Okay, yan. Nakikita ko na. Okay. Sa business, kung ikaw ay negosyante, you can do duplication, you can have residual income, ibig sabihin, sa effort mo na umpisa, magagamit mo pa hanggang huli. Pay now, play later. This is not dependent on your presence. Mahirap kung ang trabaho mo dependent sa iyong presence. Paano pag wala ka? Di no work, no pay. Pero kung binabayaran ka, nandiyan ka or wala ka, okay yun. Okay? Kasi pwede ka kumita na unlimited. Okay? Yeah, money works for me. Next. I for investor or investment. Ito, sample computation. If you have 50 million sa banko times 1% per annum, that's 500,000 per year. Not bad, malaki. Literal, money works for you. You are LOI, living on interest. Okay? Maganda talaga investment. If you will ask me, na pinakamaganda sa apat. But the question is, do you have
50 million in the bank right now. Meron ba sa inyo may 50 million na? Kung wala pa, then again, kung sa apat na to, anong pipiliin mo? Okay? Sige, comment kayo dyan ha. Nakikita ko yung shot nyo. Anong pinakamagandang slot? E, S, B, or I? Sige nga, comment, comment. E, S, B, or I? Okay, nakita ko may B. May nakita kong S. May nakita ko B. I, B. Ano, sige, B and I. Okay, ganito po ah. Sige. Okay, 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 okay. Nakikita ko yung mga sagot nyo. Ganito po ah. Mm. Okay lang mag-start ka concurrently nasa E at S ka. No problem with that. Okay, if you're an employee right now, no, that's a noble job. Good for you. If self-employed ka, same. Okay? Pero yung pinaka-tip ko, ito po. Tandaan nyo to. Kahit kalimutan nyo na lahat na ituturo ko, wag lang ito. Okay? Okay lang mag-start ka sa ENS. Wag ka lang pong tatambay dyan. Okay ba yun? Okay lang magsimula ka dito. Kasi normally sa atin, mga Pilipino, anak, mag-aaral ka na maigipag-graduate, mahanap ka ng gandang asawa. Gandang trabaho. Tama? Lahat tayo ganon. Pero ang Chinese, anak, mag-aaral ka na maigipag-graduate kung magtayo ka ng negosyo. Kaya pumunta ka sa Green Hills, sino may-ari ng store? Chinese. Sino nagbebenta? Pilipino. Ang mga Pilipino, laki mata, liit kita. Chinese, liit mata, laki kita. Bakit? Magkaiba ng mindset. Top 5 kanina na sinabi ko sa inyo, lahat yun foreigners, mostly Chinese. Why? Because mindset. Sabi nila, walang pera sa Pilipinas. Kaya nga po, ako, wala akong nothing against OFWs. Ang nanay ko, OFW po. Kaya ang mga Pilipino pumunta sa ibang bansa. Kasi totoo naman, malaki ang kikitain sa ibang bansa. Pero, yung mga tao na nasa ibang bansa naman, yung mga foreigners, sabi lang, punta tayo sa Pilipinas. Walang nagnenegosyo doon. Yayaman tayo doon. Nakita nila ang pera sa Pilipinas, pero ang Pilipino hindi nakita. That's the reason why. Ito yung pinaka ano ko talaga, advocacy ko. Kailangan nyo ito maintindihan. Okay? There's a big difference sa mindset ng Pilipino at ng ibang lahi. Ang mindset nila, nagtatrabaho sila para mag-gain ng connections ng network. Para dumami kakilala nila na magagamit nila for business. Kaya nga nag-aaral sa mamahaling school, yung mga Chinese, para makakilala din ng mga ano, same nila ng mindset. Para pag nagtayo sila ng business, kaliwaan lang ng calling card. Nagigets nyo ba? Diba? Ganun kasi yung mindset nila. Kasi negosyo, yung end point. Okay? Okay lang mag-start ka sa ENS. Huwag ka lang pong tatambay. Okay? Huwag ka tatambay. You have to jump on the other side. Punta ka dun sa kabilang side. Ano ba yung kabilang side? Rich side. Bakit rich? Because of the leverage system. Yan yung wala. Leverage, duplication, yan ang wala sa E and S. That's why it's considered poor. Okay? Ang meron sa B and I, kaya siya considered na rich side, it's because you can use leverage. Okay? Nagigets ba yung point ko? Naintindihan niya ba? You have to jump on the other side. Okay? Ang good news ko po sa inyo, ang good news ko sa inyo, nasa B na kayo eh. Okay? Pag marami ka ng pera, pwede ka na mag-I. Pero pag wala pa, create ka muna ng wealth sa B. Ang good news, nasa B na tayong lahat. Nasa negosyo na tayo, diba? Nasa IM Worldwide. Lahat naman to members. Members na tayo na IM Worldwide, ang good news, nasa B quadrant ka na. Nasa rich side ka na. Kailangan mo na lang i-work out. Okay? Are you learning po mga mentors? Natututo ba? Sige, comment nga kayo. I am learning. I am learning. Okay, sige. Ito, andar tayo, no? Dalawang klase ng negosyo, I always share this sa IBP ko, no? Capital, kailangan mo pag traditional. Traditional, it is something na physical na nakikita mo. Diba? Ito yung negosyo na tangible. You can see it. May shop ka. Computer shop, restaurant. Diba? Mga ganyan. Eh, traditional negosyo, kailangan mo malaking capital. You have to pay for the rent, electricity, water, labor, miscellaneous, those are called OPEX. Pag mataas ang OPEX, mababang income, collapse sa negosyo, that's the reason why. Ngayong panahon ng pandemic, napakaraming negosyo ang nagsasara. Bakit lugi sila? Bakit lugi? Mataas ang OPEX pero walang kinikita. Punta ka ng US, before pandemic, even before pandemic, close ang Forever 21, nagsasara ng mga stores. Toys R Us, yung tindahan ng laruan, nagsasara din because of Amazon. Bakit ano ba yung Amazon? Online. Online shopping na site. Di ba? Pwede ka nang bumili doon. Bakit papunta sa store? Pwede naman online. Kaya lugi ang traditional ngayon. Risky yan. So, kailangan mo mag-try. If magne-negosyo ka man lang,
na rin din naman, mag-non-traditional ka na. Bakit? You don't need big capital for this. You don't have to pay for the rent, electricity, water, miscellaneous labor. Nasa bahay ka lang pwede ka kumita. Kailangan mo lang internet sa laptop or PowerPoint, eh, kahit nga sarili mo lang. Right? Diba? So, ang good news ko sa inyo, yung non-traditional business na perfect business this pandemic and the perfect business this 21st century is yung tinatawag na network marketing, which is nandito tayo right now, IM Worldwide Corporation. Ma? Healthcare and online. Yan yung best business combination. Parehong check yan sa IAM. Okay? Kaya ano, wag ka na magtataka. Bakit kaya ang dami kumikita sa IAM? Eh, perfect na negosyo ngayong pandemic eh. Bakit kaya ang IAM parang walang ano, pandemic? Eh, kasi nga, tayo ang perfect at booming at trending na negosyo sa panahon ngayon. Kaya be blessed. No, be grateful na nandito ka ngayon kasi ang daming tao na nawawalan ng trabaho, ang daming tao na hindi nila alam kung paano nang itutuloy ang buhay nila kasi wala nang source of income. Be blessed, be grateful na you are here in IAM Worldwide. You have the opportunity na mabago yung life mo, hindi lang extra income, right? Yan. Okay. Bakit healthcare? Number one, no? Immune system booster, barley. Sabi ng balita, sabi ng doktor, kailangan mo daw uminom ng vitamin C and zinc. Bakit mo papaghiwalayan? Eh, isang sachet lang ng barley, 68 micronutrients ang kailangan mo. Lahat po tayo ha, lahat uminom ng barley. Kung ayaw mo magka-COVID-19, uminom ka ng barley. No? Kasi yan ang panlaban. Ang mataas sa immune system panlaban sa sakit. Lalo sa virus na meron tayo right now. Diba? Ano pa? Garcinia, kung ikaw ay na-lockdown, anong gagawin mo? Kailangan mo magpapayat kasi kailangan na social distancing sa ref. Kain na kain pag wala tayong magawa, no? O, Garcinia, para mawalan ka ng gana kumain. Acai berry naman, para hindi ka ma-stress. Diba, stress ka eh. Para mawala yung stress mo, mag-relax ka sa acai berry. Diba, pampa-enhance ng brain. O, ito, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Tandaan mo yan. Kung ang negosyo mo daw ay wala sa internet, good luck. Diba? Mawawala ka na rin sa negosyo mo. Mawawala na rin ang business, which is true. Diba? Even before pandemic, nangyayari na yan. Eto, si mentor Eric Worry, Network Marketing Pro, sabi niya, if your job has been affected by coronavirus, find a friend involved in network marketing. They can show you how to build a business from your home. Imagine. Kaya sabi mo ito sa mga friends mo na ayaw, no? Ayaw makinig. Ayaw mag-try pa rin ng IAM. Kung tatamaan ka, eventually, maghanap ka ng network marketing kasi pwede ka kumita kahit nasa bahay. Alam nyo ba, sa panahon ngayon, kahit walang pandemic, kung ang trabaho mo kaya nang gawin ng robot, mag-isip-isip ka na. Kasi pwede ka mapalitan. Okay? You have to find a job or a business or an opportunity na hindi ka kayang isub ng isang robot. Bakit? Ang science right now, ang technology natin, ano siya eh, nag-evolve, nag-innovate siya. No? Kaya nga punta ka sa McDonald's, iba may dipindot na doon. Ngayon sa Pilipinas meron na, pero una ko nakita yun, pumunta kami ng Hong Kong, dipindot na yung ano, hindi ka na sa cashier. Ama, ano nyo ba, nakita nyo? O kaya punta ka sa mga parking, ano, sa parking slot. Diba, instead na yung tao aabot sa'yo, ngayon, mayroon ng ganun, automatic, kukunin mo na lang yung car. Dito kasi sa Pilipinas, medyo delayed, no? So, sino nawalan ng trabaho? Yung nagbibigay ng ticket. Sino nawalan ng trabaho? Yung crew sa McDonald's o Jollibee kasi nag-i-innovate. Okay? So, ano pa? Dadating sa point, sa Amerika meron na, sa Canada meron na. Familiar kayo sa Tesla? Yung self-driving car, 'di ba yung automated na hindi na kailangan ng driver? Sino mawawalan ng trabaho? Lahat na nagda-drive. Lahat na ang trabaho ay driving. Right? So, hindi man agad-agad ngayon, pero time will come. If your job can be replaced by a robot, by the technology, mag-isip-isip ka na. Kailangan mo mag-build ng iba. Kasi mahirap pag nabigla ka, no? Ay, tanggal ka na pala sa trabaho kasi papalitan ka na ng machine. 'Di ba? Ano ba yung trabaho? Ano ba yung negosyo? Ano ba yung opportunity na hindi kayang palitan ng robot? Tingin niyo ba network marketing pwedeng palitan ng robot? Magtotalk ka na. Ay, my name is Ikay. Pinadala ako ni mentor para i-talk ka. Pwede ba 'yon? Tao 'to eh, people business 'to. Hindi ka na mapalitan, 'di ba?
tao-tao to. Di ba? So, ibig sabihin, perfect din to. Kasi, ang tao, it will not run out. Kung ang negosyo mo ay people, people business, everyday may pinapanganak. There's no such thing as saturation. Iba kasi philosopher na, ayoko mag-networking kasi baka ma-invite na lahat. Tingnan mo to maigi ha. Everyday may nag 18 years old, tama? Everyday may pinapanganak, tama? We are 7 billion people in the world. Ang dami pong networking companies. Yung iba minsan matutok mo, ano yung networking? Ano yung left and right? Di pa na-invite? Ang dami na nagne-network, ang dami networking company. Etong tao na to, hindi pa rin na-invite. Ibig sabihin, hindi pa saturated. Wala pang nakakaalam masyado. Punta ka ng Africa, hindi pa lahat na nakakaalam. Punta ka ng ibang lugar. Diba yung iba, never heard networking. Ano yun? Diba? Never heard pa. So, ibig sabihin, there's no such thing as saturation. Tanggalin mo sa mindset mo yon. Ay, baka ma-invite lahat ng kakilala ko. Ilan ba hindi mo kakilala? Kakilala mo ba yung 7 billion? Mas marami yun. Hindi ka mawala ng prospect. Diba? Tanggalin natin yung mga ganong excuses. Okay. Eto. Successful People Recommends Network Marketing. Kilala nyo ba siya? Ayan, may nag-comment to. Yes, mens. Ganyan na. Dipindot na. Diba? Sa Saudi, ganun din. Sa Taiwan, ganun din. Diba? Pilipinas, medyo delayed kasi, no? Pero ngayon, may mga dipindot na rin dito. O, sabi ni Bill Gates, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Imaginin mo, kung hindi daw siya naka-found ng ano, Microsoft, magne-networking siya. Ibig sabihin, itong tao na to, one of the, ano ha, pinakamayaman sa buong mundo. Top 2 na siya ngayon eh. Top 1 na sa Jeff Bezos, diba? Pero siya, top 1 siya for the longest time and he recommends network marketing. O, sino pa? Si former President Bill Clinton. Ang ibig niya sabihin dito, nagtithank you siya sa network marketing kasi nung time ng recession sa US, ang dami na wala ng trabaho pero nakatulong ang network marketing na yung mga tao instead na mag-pluck, talagang magsad-sad sa lupa dahil wala ng source of income, pumasok ang network marketing. Marami nakasurvive, marami naging self-made millionaires because of the business. Okay? Kasi hindi mo na kailangan, kung nahirapan ka maghanap ng trabaho, you can be the boss of your own business. So, that's network marketing. You don't need big capital to start. Okay? Ano pa? Si President Donald Trump, meron siya interview. Sabi ni David Letterman, what would you do if you lost everything and had to start again from scratch? Ang sagot ni Donald Trump, without hesitation, I would find a good network marketing company and get to work. Ang sabi ng audience, boo! Negative. Negative yung audience. Ang sabi ni Donald Trump, that's why I'm sitting up here and you are all sitting out there. Nagets nyo? Ibig sabihin, kaya nandyan kayo at nandito ako. Ako ang ini-interview at hindi kayo dahil magkaiba tayo ng mindset. Negative kayo, positive ako. Magkaiba tayo ng nangyari sa buhay. Mayaman ako, kayo hindi ko alam. Ganyan ang ibig nga sabihin kasi some people, they're negative in this kind of business without even understanding paano ba nag-work ito. Diba? Ito mga mayayaman na to, mga may napatunayan na to, diba? May mga titulo, they recommend network marketing. Kanino ka makikinig? Sa kapitbahay mo na negative o sa mga mayayaman na to? Sabihin nung kabitbahay mo, ay friend, ba't ka nag-join dyan? Scam yan. Hindi totoo yan. Tanungin mo siya, kaya mo bang ibigay ang pangarap ko? Kung kaya mo, o sige, magkukwit ako. Pero kung hindi, bakit ako makikinig sa'yo? Sinabi ko, alam mo yung nanay ko, number one na negative. Kontrabida yun. Sabi ko, siya yung deepest why ko. So, hindi dapat siya ang maging reason para hindi ako, para mag-quit ako. Hindi niya lang naintindihan, they're just being protective. Sabi ko, papatunayan ko din na tama ang desisyon ko, dadating din ang oras. Kung may mga nagne-negative sa inyo, ayaan niyo lang ha, huwag niyo diawayin. Okay, huwag mo sabihin na, huwag kang dadaan sa amin ha, negative ka, sagasaan kita pag nagkakotse ako, huwag ganun. Okay, maging mabait ka lang. Kasi prospect mo din yan, okay, in the long run. Pag ikaw may successful ka na, eventually lahat yan ma-attract mo eh. You just need to believe. Diba? Tasan mo yung belief mo. Believe that nilagay ka ni Lord dito for a reason. Okay? Next. Ito. One of my favorite motivational speakers, si Les Brown. Sabi niya, network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of the world. Tayo ang may pinakamadaming na-create na millionaires sa comparing to other industries. Imaginin mo yun. Diba? Oh, ito pa. Si Mr. Robert Kiyosaki, sabi niya, the richest people in the world look for and build networks, everyone else looks for a job. Tama ba? Tama o tama?
ang mga mayaman nagke-create ng network. Okay, ito na, napatunayan ko to nung na-invite kami sa Shangri-La sa ano to eh. Red Gala ng ano ng basta event ng mga mayayaman, na-invite si Heart, ang I Am Worldwide sponsor, so nandun kami. Habi ko itong mga mayayaman to, kaya lalong yung mayaman, no? Chika-chika sila. Oh. Yung mga artista nandun, sila Daniel Padilla, sila Richard Gomez, nandun lahat sila. Sabi ko, grabe, no? Makikipag-network sila. Yung iba may dalang calling card, nag-exchange. Ang mga mayaman na tao, they look for and build networks. Why? Because your network will determine your net worth. Ulitin ko, your network, yung laki ng network mo will determine your net worth. Worth. Kung gaano kalaki yung wealth mo. Okay? Eh, ibang tao naghanap ng trabaho. Magkiba. Magkiba yung mindset. No? So, ibig sabihin, kailangan pala mag-switch yung mind mo from an employee mindset to now an entrepreneur mindset. Diba? Kailangan ganun yung ano mo, yung mindset mo. Okay. Next. Ito ha, patunayan ko na high-paid industry tayo. NFL, National Football League, 9.5 billion. Music industry, imagine mo, natalo mo pa yung mga singer. 16.5 billion lang sila. Oh, in movie industry, natalo mo yung mga stars. So, Hollywood, di ba? 80 billion. 67 million kapag video gaming. Organic products. So, meron tayong organic products. So, pasok ka dyan. Pag-combine mo yan, network marketing. 167 billion. Ang profit, di ba? Imagine that. Tayo may pinakamaraming na-create na millionaires. Billionaires sa buong mundo. Okay. Ito ah. 71 billion per year, 6 billion per month, 200 million per day. Convert mo na lang to ng peso, no? Syntax error. Okay. Over 80 million people are involved in network marketing around the world. So, it's not only in the Philippines. It's around the world. 80 million people ang nagna-networking. Okay. Tandaan mo yan. Kaya hindi ka mag-isa. Ito, para lang to give you a perspective ng international scene, no? Yung worldwide. Ito ay international company. Okay. So, Jose Ardon, isa siyang networker. Actually, ano siya eh, hindi siya ganun kagaling mag-English. No? Nagtatrabaho siya, yung aircon repair, parang ganun, sa aircon siya nagtatrabaho. Eh, sabi niya, wala akong ibang option eh. Try ko itong network marketing. OrganoGold yung company nila. So, ito yung ano eh, one account policy sa US. So, same ng IM Worldwide, ah. One account policy din sila. Kaya yung mga multiple accounts sa Pilipinas, no, hindi makapag-worldwide kasi hindi yan tanggap, no? One account, scam ang multiple accounts sa ibang bansa. Dito, sa atin, one account policy, so we are ready for international, ah. Meaning, yung mga ibang lahi, welcome dito. Kasi yung company natin, naka-design siya for that, na mag-compete sa international market. Okay. Yan ito. $4 million kinita niya. Yung sasakyan niya, hindi siya nagpa-picture dyan sa kanya yan. Yung Rolls Royce, alam niyo kung gaano kamahal yan. Ferrari, ito, bahay niya rin yan. Okay? So, ganyan kalaki yung kinita na niya sa one account policy. Okay? Ito yung upline niya, si Holton Bugs. Okay? Si Holton Bugs, actually, isa to sa mga malulupit din kasi natalo niya ibang mga networking companies na matagal na. Ang pinakamatagal kasi na networking, para din alam yung history na ating industry, no? Amway, American Way. Okay, 1960 plus or 80 plus, 'di ba? Pero ang complan, 'di ba, kung mapapansin mo, yun ang pinakamatagal, yun ang dapat ang pinakamalaking kinita by now kasi laki na ng organization nun, pero natalo niya. Why? Because of the compensation plan. Yung compensation plan kasi ng ibang networking companies, may limit 'yon. Pag na-hit mo na yung limit na yun, yun na yun. Ano ba yung kagandahan ng one account policy? Spillovers are natural. Normal yun. Pangalawa, yung champion of compensation. Imagine mo, sa kanya ba, ito nangyari. Bahay niya yan, kotse niya yan, at mga kotse niya to. Okay? Ang laki na ng hinita niya, no? Sabi niya nga, it's been a while since the last family reunion. Some still could not make it. Hindi pa daw kompleto yung collection niya. Okay? Ng kotse. May absent pa. So, ganyan kalaki na yun nangyayari. Network marketing, actually, sa ibang bansa, it's a job. It's a, ano eh, profession. It's a profession in a business platform. Career to. Kinakarir to. Profession din to. Walang pinagkaiba sa nursing, sa architecture, sa engineer. Walang pinagkaiba na it's a profession. Ang difference, business platform, ang income mo pang negosyo. Kaya unlimited, malaki. Okay? So, tingnan nyo maigi. Ang laki ng resulta sa ibang bansa, right?
eto sasabihin ko sa inyo, mas maganda ang marketing plan ng I Am Worldwide sa kanila. Bakit? Wala silang just for you. Wala silang give me 5. 12 ways of earning na tayo as of now. Actually, 13 yon. May ma-unlock na naman na pang 13. Pero as of now, 12 ways of earning yun nasa online account. Hindi sila 12 ways of earning. Pero ganyan ang resulta. That's the reason why ang I Am Worldwide, ang vision nila, president nila, VP, tandaan nyo to, ang first Filipino billionaire na networker manggaling sa I Am. Why? The compensation can provide for that. Kayang i-back up eh. Sa Pilipinas, nakapakinig ba kayo kay Mentor May nung Dubai? Nung Dubai event. Ako na lang gigigil ako, no? 1 million yung kinita niya sa loob ng 1 buwan. Okay? 1 buwan, 1 million. 3 taon pa lang ang I Am. Sa ibang company, it will take them 10 years, 15 years para kitain yung ganun kalaki. Dahil yung kompla nila hindi kayang i-provide. May limit, kaya nga sila multiple accounts. Sa IM, isa lang account alagaan mo. 1 left, 1 right lang. Tapos yung kikitain mo, million-million. Ba't di ka manggegel? Ba't di ka manggigil doon, di ba? Ba't di ka manggigil? Di ba? 1 million, 1 buwan, Mentor May. Ang account natin, kung ikaw naka, let's say ikaw ay naka Crown Alpha Mentor, pinakadulo, no? 3 million per week. 3 million per week. That's 12 million a month. Kayang-kaya mong sakupin ang buong mundo. I mean, kaya mo mag-expand worldwide. Why? Because the complan can provide for it. Mangyayari yan. Actually, sa totoo lang, mga mentors, eagles, yung ginagawa ni Lord sa company natin, this is incredible. Ano to eh? Sobrang amazing na hindi mo pa nakita to sa iba. First year ng I Am Worldwide, merong naglabas ng Audi R8. Tama ba? Ay, hindi. First year, kailan ba yung Audi? Second year? Tama. First year, Audi R8. Second year, yung Ferrari. Tama ba? First time in the history of network marketing here in the Philippines, na sa unang taon, may naglabas ng supercar. Tapos, sasundan pa ng Ferrari. First time. History. Lahat na nangyari sa I Am history in the making. Diba? Kaya you are part of the history. History for His glory. Diba? Kailangan mo lang ma-appreciate kung nasaan ka ngayon. Okay, tuloy tayo. Huwag na tayo lumabas, no? Huwag na tayo lumayo. Mentor pitch. Hindi nga ito updated. Alam niyo ba ito, nag-uwi lang tour pag uwi, may 1.2 million? Masarap ba yung feeling na nag-travel ka pag uwi mo, may income ka pa rin? Alam mo yung nag-shopping ka na ng todo pag uwi mo, may pang-shopping ka ulit. Alam mo yung ganun? Currently, 14 million na si Mentor Peach. No? Malapit na mag-15M. Okay? Yan. Si Mentor May naman, nag-Holy Land Tour pag-uwi. No? Nag-tour to sa, sa Dubai. Nag-Kuwait, nag-Dubai. Nag-Jordan, Egypt, at saka Israel. Pag-uwi, may 2 million. You are paid to enjoy your life to the fullest. Okay? 15 million na siya. Mentor Kat, nag-Euro. Pag-uwi, 202,000. Hindi ka tatanungin na baka mawala yung income ko sa I Am pag wala ako. Meron kang peace of mind. Kasi pag uwi mo, di naman ma-encash yung income mo. Ikaw pa rin kukuha niyan. Okay? Mentor Aryan, di ba? Yung bahay niya, di lang ito updated, no? Yung bahay nila, gawang-gawa na ngayon. Merong BMW na to, 7 million na kinita. Mentor Marlon, House and Lot Achiever. Di ba? So, ako, yan. Huwag na tayo lumayo. Kung ano po nangyari sa mga mentors nyo, mangyari sa inyo, maniwala kayo dyan. Okay, comment nga kayo, I am next. And okay, kung alam kong gising pa kayo, no? Kung gising pa kayo, comment kayo, I am next, Mentor Ikay. Okay, gising pa ba kayo dyan? Nandiyan pa kayo? O, di ba? Oh, yes. Okay, very good. Ito na. Mentor, why spend learning and doing I Am Worldwide now? Number one, it's COC, Champion of Compensation. Pinakamagandang marketing plan sa balat ng lupa, I Am Worldwide. Tandaan yan, COC tayo. Number two, we have great products, in-demand products. May testimony, napakarami. Hindi mo iisipin na totoo kaya yung products. Totoo, ang daming testimony. Number three, it's a COVID-proof business, which is very important right now. Ang daming companies, ang daming
mga tao na wala ng trabaho, ang daming companies na sasara, ang IM Worldwide, booming po, trending, sabog. Okay? Mentors that knows how to do it. So, kailangan mo lang i-plug in yung sarili mo. Okay. Eto, mga bata nga, oh, nagagawa. Oh, working student, 43,000. Si Mentor Hannah, alam niyo ba ito? Ang youngest millionaire ng company, 1 million na po kinita nitong bata na to. 21 years old. Ang bat, 20 years old. Ang bata-bata pa. Pero ang laki na ng kinita. Okay, walang imposible. Ang kapatid ko, ayan, 42,000 in a week. No? 21 years old lang yan sa Renwa. May mga OFWs tayo sa ibang bansa. Ito, OFW from Taiwan, 200,000. Yan o, ang dami pa. Yan, mga OFW millionaires natin from Saudi and Kuwait, di ba? Every time na uwi nila, 600,000, 300,000. Sarap ba yung ganyan? Pag uuwi ka, may sasalubong sa'yo na income. Di ba? Automatic, may ipon ka na sa ano, Pilipinas. 3 to 5 years versus 30 years. Okay? Yung 30 years ng effort mo, time, and hard work can be earned in IM Worldwide in only just like 3 to 4 months. Handa niya po yan. Okay? Mentor, baka kasi hindi ko kaya yan eh. Kaya ko ba talaga yan? Good news! Oh, type nyo dyan, good news! Good news, good news, good news, good news. Equal chance. Hinanapan ka ba dito ng resume? Okay, mentor Raquel, okay lang ba? Nahingan mo na kita ng curriculum vitae bago ka mag-join? Kailangan ko ng resume mo. Walang ganun. Walang resume na kailangan. Di tayo nanong anong natapos mo. No educational background preferred. Diba? No age requirement. Kahit anlang taon ka na, pwede ka dito. Diba? Nakikita niyo ba yung mga mentors? Nakikilala niyo ba yan? Okay. Si Mentor Marlon, Mentor May, Mentor Saul, Mentor Jonathan. Tingnan niyo ha. Ganyan ang itsura nila nung nagsimula. Baka nga yung itsura mo ngayon, mas maganda ka pa at mas pogi. Masabi mo sa sarili mo na, ay parang mas marami mag-join sa akin. Pero ganyan sila nag-start. Nakikita niyo lang kasi yung ngayon eh. Diba? Pero tingnan mo naman ngayon. Bam! Ang laki ba ng diferensya? Grabe, no? From here to here. O, oh, diba? Naka-BMW na, naka-Ferrari na, naka-Chrysler na. Konting activity, mga mentors. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. O, sige, bigyan kita na 5 seconds. Or dyan sa Zoom, tingnan mo yung tsura mo ngayon. Sige, nakita mo na? Nakita mo na ba? Okay, o, ganito ha. Kung ano yung itsura mo ngayon, yan ang pinakapangit mong itsura. Grabe naman yan. Mentor, parang pag maganda na ako, hindi may gaganda ka pa. May ipopogi ka pa. Bakit? Kasi yung itsura mo ngayon, pag ikaw, ang bulsa mo kumapal, aakyat. No? Gaganda yung mukha, popogi. No? May pang ano ka na, may pang ayos ka na. May sasakyan ka na, may pang forma ka na. So, ibig sabihin, kung ano ka ngayon, yan yung pinakapangit mo. Gaganda at popogi ka pa. Totoo yan. Okay? Sakto, nagsalamin ako ngayon, Mets. Ang pangit ko nga, Mets. Uy, grabe naman. Hindi, ah. Nako, tingnan mo. Ano yan? Power of words. Maganda ka naman. Ibig sabihin, eh, kung maganda ka na ngayon, maigaganda ka pa. O, diba? O. Ngayon, yung first car mo sa network marketing, tandaan mo, ha? Kung ikaw may first car na, yan ang pinakapangit mong kotse. Tandaan mo yan. Yung pinakauna mong kotse na makukuha dito, yun ang pinakapangit. Bakit? Paganda na paganda yan habang tumatagal. Mag-upgrade ka. Okay? So, ganyan siya. Kaya mo ba? Yes, kayang-kaya mo. Mentor, baka mahirapan ako eh. Kasi baka, ano, hindi ko kaya yung mga ganyan. Kaya mo, kailangan lang magaling ka mangopya. Philippine Airlines, Katapat, Cebu Pack. May SM, may Robinsons, may 7-Eleven, may Ministop, may Smart, may Sun. Alam nyo ba na itong mga companies na to, iba-iba may-ari. Ito namang Cebu Pack, Robinsons, Ministop, Sun Cellular, isa lang may-ari. Sino? Si Gokong Wei. Okay? Sabi niya, bakit pa ako mag-iisa, pwede ko namang kopyahin. Kopyahin ko na lang. Copy business siya eh. Even yung mga negosyante, ah, copy business. Kaya nga, every time na may SMA, Robinson, sabi niya, ba't pa ako mag-isip ng location? Alam ko naisip na ni Henry, si maganda to location na to. Dito na tayo maglagay. Kaya nga, tapatan yun eh. Pansin mo ba? Patapatan. Kasi ganun siya, copy business. Sa negosyo, ganun lang din. Kung sa school, pag nangopya ka, very bad. Pag nanito ka sa IM Worldwide, pag magaling ka mangopya, very good. Okay? Kasi kailangan mo lang mangopya. Okay? Kopyahin mo lang kung anong ginagawa ni mentor. Kung anong ginagawa ko ngayon, very good yung mga nag-record, no? Kung anong ginagawa ni mentor Ikay, gagawin mo din.
ikaw din magdi-discuss ito sa mga mentors, mga downlines na makukuha mo. Copy the process, not the result. You see now the result, but you have to copy the process. Ano ba yung ginawa? Bakit nakuha yung resulta na yon? Be careful who you copy. Kopyahin mo yung ano, champion yung mindset, champion yung result. Okay? So, kung yung mentor mo, magaling yan, may resulta yan, kopyahin mo na yan. Okay? Humble down. Ito, tandaan mo ha. When you're doing the business, okay lang mapakiusap ko sa inyo, lahat tayo mag-humble down. Wala kang makikita sa Emerald Red na mayabang. Okay? Bakit? Kasi puputokin ni Pres ang ulo mo pag malaki na, pag lumaki yung ulo. Ay, pak! Puputokin yan. Baka hindi ka na kasi ano, hindi ka na maging acne ka na. Alam mo yung acne? Alam ko na yan eh. Dali-dali naman sinasabi ni Mentor Ika. Eh, paulit-ulit naman yan eh. Alam ko na yan eh. Pag nagkaroon ka na po ng ganong sakit, yan ang katapusan mo. Acne, hindi yan yung acne sa face ha. Alam ko na yan. Okay? Dapat meron kang mindset na ano, GLLA. Good Learning and Listening Attitude. Good Learning and Listening Attitude. So, dapat lagi kang open, di ba? Humble down ka lang. Kasi yayaman ka talaga dito. Masarap ba yung feeling na sure ka na ano, kikita ka na malaki? Guaranteed na kikita ka na malaki basta tahatawin mo. Kapag yumaman ka na, always remain your feet on the ground. Okay? Wala pong ano ha, pag kumapal na yung bulsa ka, kapal na rin yung ano, no, parang di natatamaan ng bala, no? Pag naglakad na, ganun na, maglakad. De, mentor eh. Laki na kasi yung cheque ko ngayon. So, kailangan ano, kailangan nandiyan ka pa rin, makikinig ka pa rin sa mentor. Ito, tandaan nyo to. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Okay? Matthew chapter 23, verse 12. Ibig sabihin, kung sino nagmamataas, ibababa. Kung sino nagpapakababa, siyang itataas. Si Lord bahala magtaas sa'yo. Kaya, wag mo nang isipin pa na ikaw ay ano, magyayabang. Okay? Next. Ito na. Mentor, wala kasi akong time. Medyo busy po ako. Paano yan? Don't worry, walang boss. You can do it at your own pace. Depende sa time na available ka. Okay? Time freedom, ang una makukuha dito. May mga full-time ba dito sa IAM? Sige, comment nga po kayo. Full-time. Kung kayo ay full-time. Sabi ni Jigs, yes, mentor, kahit vision pa lang siya. Oo naman, di ba? Full-time, si Jigs. Sige, comment kayo mga full-timers. Welcome to the full-time club. Okay? So, ang una mo pong makukuha dito ay yung time freedom. Pag ikaw, kunwari, full-time mo na ginagawang I am, time freedom. Kasi wala ka ng boss eh. Depende sa'yo. Si mentor, hindi boss ha. hindi mo kami boss dito, pero tutulungan ka namin, i-guide ka namin. Pero kaya lang, ang problema, pag ikaw ay full-time at wala ka ng boss mo sarili mo, baka mag-slack ka. Alam mo, baka tamarin ka din. Okay? Kaya ingatan mo to. Okay? Wala kang boss, pero depende sa'yo kung paano magagawin yung negosyo. Okay? And then, no one dictates how much to earn. Ito siya, ito yung formula. You, effort mo, plus yung leadership mo sa grupo mo, equivalent to your income. Okay? Pag malaki income mo, ibig sabihin, very good ka at yung leadership mo. Pag wala kang income, isipin mo, am I leading myself? Or kulang ba yung leadership ko sa mga tao na nasa ilalim ko? Question yourself. Kasi it's all about you and your leadership. Okay? So, ganyan siya. Okay, next. Mentor. Can we exercise yung tatawag na power of leverage sa network marketing? Of course. Wala ka po yung nagkaiba sa McDonald's. Ang McDonald's po, di ba nakikita nyo, lahat ng may red, lahat dyan may McDo. Okay, so ang McDonald's starts sa Amerika. Pero ang daming countries na, ang bawat kanto may McDonald's. Why? Because the mindset is duplication. The mindset is franchise, which is leverage. Kailangan magpadami. Okay? Yan na, no? Pero ito tanong ko sa inyo. Every time man na nag-invest ka na McDonald's, kunwari mag-expand ka sa Canada, magbabayad ka ulit? Yes. You have to pay for the, ano, OPEX. You have to pay for the franchise fee. Bawat expansion, may bayad. Alam mo ba na wala kang pinagkaiba dito sa McDonald's? Ang diferensya, ang big difference, walang bayad pag nag-expand. May team tayo sa Canada. Nagbayad pa ako ulit kay IAM na, 198 ulit ako kasi may team na tayo sa Canada. Walang ganun. Kaka-expand ko lang ng Japan. Si Ate Marietta, di ba? Meron tayo sa Cayman Island. Meron tayo sa iba't ibang lugar. You can expand your business without paying another capital for that. Kaya worldwide ang negosyo mo. Kaya wag mo isipin na may saturation. Kasi worldwide, hindi pa tapos yung buong mundo. Dami pang mga places na hindi pa natin nako-conquer. Diba? Ito yung kagandahan. You can exercise the same leverage system that big companies, big corporations use.
without paying millions of pesos for the capital. 198 yung pinakamataas natin, tapos isang beses lang. One time ka lang mag-join, ha? Forever na yon. Lifetime na yung account mo. But you can expand to different places. You can use leverage at your own. Ba? Next. Ito na. Network marketing, hatakan patas. Pansin mo ba, iba ang vibe sa networking? Iba yung vibe sa IAM? Iba yung vibe sa team natin? Yung parang lahat nagtutulungan, mag-crossline man kayo, mag-upline man kayo, magkaibang team man kayo, parang walang ano, walang issue. Walang problema, lahat professionals. Right? Pero sa marketplace, di ba ano, balyahan? Alam niya yung balyahan? Ako muna. Ah, mapopromote to. Hatakin ko to pababa. Dapat ako mapromote. O kaya, antayin mo yung boss mo. Either dalawa lang mangyari para mapromote ka. Mamatay siya or mag-resign. Ang sama mo naman, di ba? Iniisip mo sa ibang tao yun. Why? Kasi limited yung spots sa taas. Right? Sa networking, ay wala. Hatakan tayo pataas. Nga, kahit nga kalad ka rin ka na ng upline mo. Kinakaladkad ka na ng mentor mo sa mentoring. Halika dito. Di ba? Kasi hatakan to pataas. Pag umangat ang isa, dapat lahat umangat. Walang iwanan. Di ba? Tama ba yung mga mentors? Walang iwanan? Bawal magpaiwan? Diba, ang sarap ng feeling ng lahat nagtutulungan. Lahat kayo may common goal. At ang luwag-luwag ng top. Ang luwag-luwag ng taas. Lahat tayo nasa taas. I want to see all of you at the top. See you at the top. Diba? So, ganyan siya. Big difference. Kaya nga, maraming nagtatrabaho before, tapos nag-resign, nagpunta sa IAM Worldwide. Sobrang gumaan, na-stress-free sila. Kasi ang dami nilang ano eh, politika, issues sa trabaho nila before, na sa IMD nila na feel yung ganun, lahat ng tao positive, lahat nakangiti, lahat masaya, lahat nagtutulungan, parang nakita nila yung ibang ano, environment, which is very important kasi your environment will determine your future. Kung ano yung sinasamahan mo, sinasalihan mo, yun yung magiging ikaw in the future. Kaya very important yun, di ba? Next. Ito, basahin natin na, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Tandaan mo yan. If hindi mo pagtatrabaho ng pangarap mo, i-hire ka ng ibang tao para magtrabaho para sa pangarap ng iba. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yung ganon? Ay, mentor, kasi wala akong time sa IAM Worldwide. Okay. Di ba? Okay lang na wala kang time sa IAM Worldwide, pero meron ka sa iba. Tama? Kaya para sa pangarap ng iba. Wag. Di ba? Build your dream. This is your chance to build your own dream. This is your chance to build yung ikaw naman. This time, ikaw naman. Okay. Sino po dito yung mga, ano, mga nagtatrabaho as of now? Sige po. Meron lang akong maikling story. Sige, comment po kayo dyan. Working. Okay, working na lang ako. Working. Okay. Para ma-appreciate niyo po yung mga sarili ninyo, no? For example po, ako'y, wag na ako kasi ayokong ma-attract yun. Merong isang negosyante na super yaman. Itong super yaman na to, na-aksidente siya, na kailangan niya ng, nabulag siya, kailangan niya ng replacement sa mata niya. Okay, super yaman. As in, tinanong ka ngayon, sinabi, Mentor Rico, babayaran ko po yung mata mo. Akin na lang, bibilhin ko. Worth, ano, magkano ba gusto mong price? 5 million pesos. Papayag ka ba, Mentor Rico? Papayag ka ba? 5 million daw yung dalawang mata mo. It's a big no, right? Mentor Rico, ginawa ng ano, 20 million. Papayag ka ba? Mentor Rico, tumataas yung presyo, 50 million na daw. Napapaisip pa. No pa din, right? 100 million na, Mentor Rico. No pa rin, right? Ang tindi ng iling niya, no. Why? Kasi yung vision mo yan eh. Mawawala. Pag binili yun, kahit 100 million, hindi ka papayag. Meron ba papayag? Baka iba nag-iisip, no? Ay, mentor, parang laking pera na, no? Pwede na yun, ah. Baka iba, ganun, no? Pero ako, hindi rin. Kahit pa magkano. Kahit magkano ng halaga, hindi mo bebenta ang mata mo. Why? Kasi mawawala yan eh. Precious yung sight mo. Right? Mahirap kumilos pag wala ka ng mata. Diba? Yung iba na, men, pwedeng kidneys na lang. Okay, pero yung iba na in-offer, no? Hindi po yun yung bibilhin, okay? Tingnan nyo maigi, ah. Oh, bibili po ng bagong mata. O, tingnan nyo maigi, ah. Ganito. Yung mata mo, hindi mo binibenta ng 50 million, hindi mo binibenta ng 100 million. Not for sale, right? Not for sale.
any parts of your body, not for sale. Kamay mo, paa mo, na. Pero, kung magkano yung trabaho natin, magkano yung sweldo natin sa trabaho natin, parang binibenta natin buong pagkatao natin doon. Naintindihan niyo ba yung ibig ko pahiwatig? Mata pa lang ayaw, yun na, precious ka eh. Priceless ka eh. Pero kung mapayag tayo na malaspag doon sa current na ginagawa natin, for how much? For magkakano? Naintindihan niyo po ba? Are you getting my point? That's the very reason why I resigned. Okay? Yan yung pinaka-reason. Nung napakinggan ko yun kay Pres, sabi ko, oo nga no. Ang liit lang naman ang sahod ko as a nurse. Tapos pagod ako. Alam mo yung buong pagkatao ko nandun na sa hospital. Talagang lahat. Tapos magkakano lang? For how much? Eh mata ko, hindi ko nga kayang ibenta ng 100 million. Tama? Tapos yung buong pagkatao ko, binibenta ko na magkano? 30,000 a month kung nasa Pilipinas ka, 100,000 a month kung nasa ibang bansa ka, 200,000 a month, that's not worth it. Right? So, yun yung ibig ko sabihin sa inyo. If you will not build your dream, someone else will hire you to build theirs. Huwag ka pumayag na yung nabibuild mo. Build, ano, dream ng iba? This time, build your own dreams. Nasa IM Rugged ka na. Kaya-kaya mo yan. Do it part-time, it's okay. No, gawin mo part-time. Wala namang pinagkaya ba yan eh. Nasa trabaho mo yan, kahit part-time ka, pero parang full-time ka, kumilos, it's okay. And then eventually, pag kumita ka na, let's say 100,000, 200,000, half a million per month, you decide. Parang mas worth it na to, mentor ah. Oh, that's the time you decide. Pero right now, build your business. Okay? Kasi this time, para sa'yo to. Hindi to para sa ibang tao. Hindi to para sa boss mo. Hindi to para sa amin. Para sa'yo to. Okay? Natututo ba kayo mga mentors? Comment nga kayo, I am learning. Okay, I am learning. Grabe no? Grabe yun eh. Next, mentor, eto na. Kung hindi mo to itutodo ngayon, pagsisisihan mo, tandaan mo to, pagsisisihan mo. Why? Because this is the wave of the future. Noong unang panahon pa ng mga ibon. Okay? Paano nagtatransport ng communication? Kunwari, meron kang gustong, ano, meron kang gusto ipasabi dun sa kapitbahay mo, itatali mo sa ibon, no? Ako, amaze. Itatali mo yung ano, message mo sa ibon, tapos sabihin mo sa ibon, punta ka dun. Paano niya alam na doon siya pupunta? Galing, ano? Pero noong unang panahon, ganyan. Di ba, mga ibon-ibon ang ano, communication. After niyan, came yung snail mail. Yung susulat ka, naabutan nyo ba yan? Tapos salagay mo. Papadala after ilang days. Tapos dumating ang telepono. Diba? Telepono, iba-ibang klase ng telepono. Hanggang sa ngayon, ano na? Cellphone na, tapos Zoom na, mga ganyan. Video call. Question, ano po dyan naabutan ninyo? Pang ilang picture? 1, 2, 3, 4, 5. Meron ba sa inyo nakaabot ng pang lima? 1, 2, 3, 4, 5. 2! 5. Napagkakahalataan po kasi ang edad. Kung anong naabutan. Ako po, hindi ko na ito maalala. De joke. Baka si Sarah Bell din maalala ito. No? Pero ako parang nung batang-batang-bata ako. Yung ginaganon, naabutan niyo ba yung ginaganon? Kinakalawit na telepono. Hindi ko rin na nagigets wala nag-work it. Pero nakaka-amaze to. Nag-evolve. Wala na yan ngayon eh. Okay. Sa communications, meron. Nag-evolve. Eto, nung panahon ng mga ancestors natin, ang way na mag-travel ka is via, ano, kung nasa Giusetto ka, edi camel. Okay? Tapos, kabayo. Diba sa Pilipinas, kalesa? Tapos, afternoon, bicycle. No? Pero natatahalan din ako sa picture nitong bicycle na to. Napakataas nung kanyang gulong. Lapit nito. Iba to na sa masemplang. Train. Car. Ngayon, modern car na. Okay. So, ibig sabihin, nag-evolve po ang way na pagkita ng tao, ganun din. Okay? Noong unang panahon, para masabi mong mayaman ka, agricultural age, pag ikaw may asyenda, ari-arian, Panginoong may lupa, tama? Sa mga probinsya, di ba? Kasi sino may maraming lupa? Siya mayaman, kasi marami siyang palayan, etc. After that age comes industrial age. Ito na yung time na meron kang pagawaan. Pagawaan ng sapatos, chanelas, bag. Kung sino may mga factory, mayayaman yon. Pagkatapos noon, ay employment era. Ano yung employment? Question, yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo ba ay graduate? Comment nga kayo, graduate ba? Hindi. Hindi nga yung nakapag-aral. So, noong unang panahon, hindi usong pag-aral.
pumasok lang yan sa panahon ng ano, eh, hindi ko alam kung ano, may memory serves me, right? Thomasites, yung mga US, taga-US, na pumunta sa Pilipinas, tunuruan yung school system sa Pilipinas. So, then nag-start. Diba? Kahit ng mga panahon nila, Jose Rizal, diba, may Ateneo na noon, so nag-aral-aral na, ilustrado, etc., ganyan. So, kapag ikaw ay ano, ikaw ay nakatapos sa pag-aaral, maganda ang iyong trabaho. Malaki ang kikitain mo, tama? Okay, kaya yun ang naging trend. Anak, mag-aaral ka na maigi, pag-graduate mo, hanap ka ng magandang trabaho. Ngayon, phase out na yun. Bakit? Marami na po bang graduate? Lahat na ba halos graduate? Yes. Mataas ang supply, mababa ang demand. Sa aming mga nurses, ang dami naming graduate, more than 100,000 nag-board exam, kalahati pumasa, yung kalahati, yung 50,000, naghahanap ng trabaho, lahat yun. That's the reason why ang mga nurses, merong mga kumukuha ng trabaho kahit walang bayad. Kasi there's so much influx of nurses in the Philippines. Kaya yung iba, volunteer na lang. Okay? Pag ganun talaga, pag mataas ang supply, mababa ang demand. Tama? So, anong ibig ko sabihin? Marami ng graduates, kaya less yung demand for ano, employment. Kaya nga ang daming unemployed. Pansin niyo ba? Ang daming unemployed. Kasi there's so much influx of graduates na konti lang yung kailangan ng may, ng ano, ng mga employer. Anong point ko dito? Phase out na 'yon. Ang kailangan mo pumasok sa information age. Ito tayo right now. Kung sino nag-hold ng information, siya ang yayaman. Mark Zuckerberg, Facebook founder. Hawak niya ba ang information ng lahat ng Facebook? Over millions of people? Yes. Mayaman ba siya? Yes. Nakahabol siya. Well, in fact, natalo niya si Henry Singa, di ba? Siyempre kasi international yon. Social networking site ang ginamit niya. Pero natalo niya lahat ng mga may traditional na negosyo. Tumaas siya sa ranking ng pinakamayaman. Anong gamit niya? Social networking site. Ganun siya, information issue ngayon. Kung hindi ka mag-evolve, hindi ka mag-a-adapt, mapag-iwanan ka. Ganyan sa pagkita. Kung di ba, what if you will not innovate, you will evaporate. Tandaan niyo 'yan. Pag di ka nag-innovate, mawawala ka sa mundo, mag-evaporate ka, di ba? Kung hindi ka mag-network marketing ngayon, para kang nakakalesa sa EDSA, na-experience mo na ba 'yon? Mga lesa ka sa EDSA, no? Kung hindi mo gagawin na networking, parang kang ganun, ma-face out ka. Dadating sa time, actually, this is not wave of the future. This is wave of the present na. Wave of the present na to. Tandaan nyo to maigi, ha? Lahat ng tao sa buong mundo, there will come a time magiging positive sa networking. Magiging positive sa network marketing. At ang tanungan na lang, bro, anong company ka, anong products mo, kumusta compensation plan ninyo? Nandating sa point na gano'n, ma-open na yung mind ng mga negative, magiging positive at mag-join sa networking. Bakit ko nasabi yung negative naging positive? Tingnan mo ang sarili mo. Di ba negative ka dati? Ako negative dati, kinain ko lahat ng sinabi ko. Di ba? Awe ko, ayoko networking para lang sa mga walang magawa sa buhay, para sa mga nahihirapan maghanap ng trabaho. Nandito ako ngayon, di ba? Ako pa nagtatraining sa inyo. Maraming kagaya ko na negative, maging positive din. Parang ikaw. Ayaw mo dati, di ba? Choosy ka pa dati. Pero ngayon, nandito, kayo nahataw mo nga eh. Oh, di ba? Ganun din yung kakilala mo. There's such thing as timing lang. Baka hindi pa nila time, pero pag time na nila, humanda ka. Ang pains, susugurin ka ng pains. Ano kailangan magawin ngayon? Number one, kailangan mo magpakagaling. Ang tao attracted sa magaling. Tama? Agree ba? Agree? Comment kayo, I agree. Diba? Ang tao attracted sa magaling. Ikaw, kaya ka nag-join sa mentor mo kasi alam mo magaling siya. Tama? Hindi ka mag-join sa hindi magaling. Ba't ka mag-join sa hindi magaling? Eto, alam mo, nakatapos mo na rin yun. Sabi nga ni Hart, success is having the right partner. Pag nagkamali ka ng choose ng ano, partner mo, di ba? Nahirapan ka. Ikaw mismo, namili ka ng magaling. Ano sa tingin mo yung ibang tao? Mamimili din ng magaling. Kaya kailangan mo magpakagaling ngayon. Aralin mo yung negosyo. In and out nito. Kaliwat kanan, kahit biting kapatiwarek, lahat ng tanong masasagot mo. Lahat ng trainees, i-master mo. Gawin mo lahat. Di ba? Why? Kasi kapag superstar ka na ng IM Worldwide, isa ka na sa pagpipilian. Tama? Wag lagi yung mukha mo, may poster doon, nakaganong ka sa IM Worldwide page. E di, yung mga prospect, parang namimili lang yan sa ano, restaurant ng menu. Sino kaya dito maging apply? Sino kaya magaling dito? Ang dami ko pong ganun sa totoo lang. Nandito ba si Mentor Marietta? Mentor Marietta, nandyan ka pa ba? Kasi yung huli kong Jade,
Alam mo ba na namili lang yan siya sa ano? Namili lang yan sa Emerald White page. I mean, sa tatanungin nyo, mentor, kayo, paano ka nagkakaroon ng pain? Hindi ko rin alam, bigay ni Lord. Nag-PM na lang. Mentor Sherwin, ganyan lang din eh. Nag-PM lang din yan sa akin eh, di ba? Kasama ka sa menu pag magaling ka. Tandaan mo yan, kaya magpakagaling ka ngayon. Gawin mo lahat ng kaya mo para magkaroon ka ng resulta. Yung poster nilang yung basta poster, kasama ka na sa menu. Pag meron ka ng poster sa IM, no? Okay? Baka magaling to, ah. Kakasapphire lang nito, ah. Malupit to, ah. O kaya ito, galing to, top earner to. Ganun. Diba? Kasi ang tao attracted sa magaling. Tandaan mo yan. Okay, next. Wave of the present na yan, ah. Pag sinabi mong wave, hindi mo mapigilan kahit gumanong ka, diba? Pipigilan ko ang networking maging booming. Diba? Anong gagawin sa'yo ng trend? Sagasaan ka ng wave, kakainin ka, so hindi mo siya mapipigilan. Okay? So, next. Perfect business of the 21st century, number one, you don't need to have big capital. Small capital, pero big income. Mentor May, 198,800 kinapital. Bumalik, 15 million. Small capital? Yes! Big income? Yes! Masi 16M na yun eh. Magbabayad ba ulit si Mentor May? Oy! Sabi ni Aya mo, oy, Mentor May, ah, naka 15M ka na, ah. Grabe ka na, magbayad ka ulit. Hindi, hindi na magbabayad ng 198 yun. Forever na yun. Kaya yung capital mo, huwag mo pang hinayangan. Kung gusto mo mag-upgrade, mag-upgrade ka. Walang pipigil sa'yo, kakaririn mo to eh. Why not get yung best benefit, di ba? Or mag-rank up ka. Pwede rin. Number two, over the expenses. Nasa bahay ka ba ngayon? Lahat ba tayo nasa bahay or nasa trabaho? May binabayaran ka bang ano? Store, renta, electricity, labor, miscellaneous, di ba? Ginagamit mo rin naman ang internet. Eh, babayaran mo din naman yan. Ang kuryente, babayaran mo rin. Wala kang overhead dito. Lalo sa panahon ng pandemic, dati nga, ang overhead namin, yung travel ka sa Pangasinan, yung toll mo, gas, ganyan. Wala kang ganun-ganun dito ngayon. As in zero overhead expenses. Tama? Pero laki na pwede makita. Eh, no territorial boundary. Nasaan tayo right now? Ang dami yung nasa ibang bansa, nasa Pilipinas ako, kami, diba? But you can expand your business worldwide. Okay? Wala tong ano, kunari, magkaibigan kami ni Mentor, ano, Mentor Sarah. Mentor Sarah, pwede bang bumili ako sa'yo ng Shalane? Alam mo yung Shalane? Yung ano, yung gas. Eh, taga saan ka? Taga saan ka ba, sis? Taga saan ka ulit? Si Sarah? Ha? Laguna po, Laguna. Oh, Laguna. O, tingnan mo maigi ha. Taga Laguna si Sarah, taga Parañaque ako. Pwede ba na ganito ang mangyari? Bili ako ng Shalane sa'yo ha, kasi best friends tayo, close tayo. Yung binahin ng Shalane, no, malaki pa kumpara dun sa binili ko. May territorial boundary. Merong 500 meter zoning sa lahat ng negosyo, except sa network marketing. You can go worldwide. You have peace of mind. Pag uwi mo, nag-travel ka, nasa ibang bansa ka, o oh, diba, nag-iipon ka ng income sa ayam, walang kukuha niyan. Wala pong magwi-withdraw niyan. Kailangan, napakahigpit nga ng IAM. Kailangan ng authorization sa bawat kibot mo. Gamitin mo ang voucher, kailangan mo authorization. Magwi-withdraw, kailangan mo authorization. Kung hindi sa'yo nakapangalan, hindi mo makukuha. So, safe yung negosyo mo. Meron kang peace of mind, right? Then ito, big fish versus small fish. Nag-isip ka pala magnegosyo. Tandaan mo to ha. Ito, kailangan nyo maintindihan. Mag-isip ka lang ng negosyo, kinain ka na ng malaking isda. Paano yun? Kunari, nagsari-sari store ka. Ang ganda ng ano, ang ganda ng kita. E tinabihan ka ng Family Mart, saan po bibili? Sa aircon na 24/7 o sa sari-sari store? Doon na sa aircon, di ba? Mas malamig. At saka 24/7 available. E tinabihan ng Pure Gold, saan mas mura? Pure Gold. Mas marami ka pa mabibili, maraming option. Yan yung tinatawag na small fish versus big fish. Nag-iisip ka pa lang ng negosyo, yung mas maraming capital sa'yo na traditional na negosyante, kakainin ka. Kaya mahirap. Mahirap pag-isip ng negosyo right now, lalo pandemic, traditional, hindi. Hindi siya mag-work. You have to do network marketing if you really want to earn big. Benefits of big income, number one, you save time. Yung kikitain mo na dapat abutin ka ng 30 years, kitain mo ng 5 years, saka save ka po ba ng oras? Ilang years na save mo? Ilang years? 25 years. Ang pera, nababalik. Ang oras, hindi. Tandaan nyo to ha. The most precious asset in this world is not money, it's time. When you spend your time at namali ka ng spend dyan, hindi mo na yan mababalik.
Pero ang pera, kahit kailan, pwede mo ibalik yan. Whatever na makakapag-save ng time, gawin mo. Kasi pareho lang tayo kakita ng million, ang tanong lang gano'ng katagal. Pwedeng after 5 years, after 10 years, after 30 years. Pero kung pwede naman after 1 year sa IM, why not? Diba? It can save time. Number 2, you can buy whatever you want. Yung totoo po, minsan, pag tayo bumibili, anong tinitingnan? Kaliwa o kanan? Ako guilty dito, no? Kanan. Anong pinakamura? Hindi ka, ano eh, vegetarian, budgetarian, depende sa budget. Ang kakainin. Ang hirap na yung bulsa mo mag-dictate sa'yo. Tama? Bibili ka sa store, bawat tingin, i-compute pa ako ganun pag mag-grocery before, no? Dapat, ano, well-computed to, no? Dapat 3K lang yung gagastusin ko. Pag lumagpas, patay na. You can buy whatever you want. Kapag marami kang pera, without looking at the price tag. Di ba yung mga girls, sakita mo ang ganda ng dress, pagkatingin mo, ang mahal, ang pangit pala. Gabago yung paningin mo. Pero ako gano'n, nakita ko no, sa SM Or, ang ganda ng dress na to. Pagkatingin ko, 50,000 pesos. Ay, ang pangit ng kulay, walang kasya sa akin. Biglang iba na yung, ano, iba na yung nag-excuse na. Why? Kasi hindi kayang bilhin eh. Pero if you have big income, you can buy whatever you want. Number 3, time and financial freedom. Ito, most of us, ito yung gusto natin makuha. No? Time and financial freedom. Yung meron kang oras, gusto mo mag-beach, you can do it. Diba? Meron kang beach house, magtambay-tambay ka doon, magpahangin ka, sarap. But, hindi mo iniisip na, ay, wala na akong pera bukas, wala na kami pangkain. No. Kasi meron kang financial freedom. Diba? Meron kang unlimited source ng passive income mo so you can do whatever you want in your time. Yan yung pinaka-target natin, di ba? Pag tayo nag-retire, tapos na. Ito, tandaan niya to. There's no way I was born to just pay bills and die. Tama ba? Hindi tayo nabuhay para magbayad lang ng bills at mamatay pagkatapos? Hindi. Grabe naman ang buhay natin. Di ba? Pag nagbayad lang, tapos yun na yun. Naging cycle lang siya. No. You are not born just to pay bills and die. You are born to dream big and achieve it. Ang goal mo, makuha mo yan. Yung pinapangarap mo. Hindi lang, ano, para lang makabayad, no. There's more to life. Okay? Then, don't upgrade your dreams to match your reality. Upgrade your belief to match your vision. This is very important. Ang iba kasing tao, ano eh, ay, mentor, hindi ko tumahit. Liitan ko na lang. Don't dream little, dream big. Dream big lang. Upgrade your belief to match your vision. Yung effort mo, lakihan mo. Para makuha mo yung malaki mong pangarap. Okay. And lastly, the reason why you have to do I Am Worldwide because you can create an empire of millionaires. Kaya mo magbago ng buhay ng ibang tao, tama? Ang sarap po sa feeling na may mag-PPM sa'yo. Salamat po, mentor. O, kunwari, Mentor Katherine, salamat po kasi natulungan mo ako na bago yung buhay na buong pamilya ko. Dahil na-invite mo ako sa negosyo. Mentor Rico, salamat po kasi nung na-talk mo ako, sobrang naintindihan ko po. Ngayon, ganito na po yung kinikita ko ngayon. 1 million circle na po ako. Di ba sarap sa feeling? Alam nyo ba na masarap kumita ng million, malaki ng cheque, makapag-travel abroad, pero mas masarap yung feeling na yung mga downlines mo, yung mga leaders mo, yung mga mini-mentors mo, sila naman yung maging successful. Walang makabayad, kahit magkano. Walang makakatapat. Doon sa fulfillment na yung purpose na binigay sa'yo ni Lord na fulfill mo. Why? Because nakabago ka ng buhay ng ibang tao. Hindi lang buhay mo, pero buhay din nila. Diba yung kapag ikaw ay nawala na sa mundo, which is lahat naman tayo, no? At the end of the day, yung legacy maiiwanan mo. Pag tinanong, sino ba yan? Ah, si Mentor Ika, yung dami niya na-create na millionaires. Diba? Kapag pag-living mo na, kulang yung stadium sa dami ng tao nang dadalaw sa'yo. Sana wala na COVID by that time, no? O, wala na, ang daming dadalaw sa'yo kasi dami mo natulungan na tao. Alam mo yung ganun? So, you can create an empire of millionaires. You can create yung life-changing experience sa mga tao na ma-invite mo. That's why you should never stop doing I Am Worldwide. Well, in fact, you have to push harder. Kailangan mo ito itodo. Kasi ibang klase po yung makukuha nyo dito. Yan. And the best business is pandemic, to answer the question, none other than I Am Worldwide. Tama? Yan. Ang pinakamagandang negosyo sa panahon natin ngayon. Kaya, huwag kang mapagod na mag-share nito kasi ang daming may kailangan nito. Ang daming may kailangan ng I Am.
pag hindi mo po in-invite yung kaibigan mo, parang ninakawan mo siya ng pangarap. Bakit? Baka nagpe-pray siya, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Alam mo kung paano makuha yung hinihiling niya, yung pangarap niya, pero sinabi mo, ay baka ayaw niya, baka negative siya, wag na lang. Anong ginawa mo? Pinagdamot mo yung susi. Ninakawan mo ng pangarap. Kaya wag ka matakot mag-invite. Wag ka matakot ma-reject. Diba? Kasi hindi ikaw ang mawawalan. Kung humindi naman sila, hindi naman ikaw mawawalan sila. Nasa'yo pa rin yung opportunity, pwede ka pa rin kumita ng milyon, pwede ka pa rin mabago ang buhay mo. Kung umayaw yung kaibigan mo, okay lang yun. It's okay, that's fine. Importante, you do your part, you do your job. Share the opportunity to other people. Never stop sharing I Am Worldwide. Ayun. Actually, tapos na tayo mga mentors. Meron ba kayo natutunan? Ano? Sige, pwede kayong mag-unmute if you want to share something. Konting ano lang tayo. Sige, sino bang gusto mag-share? Ano ba yung pinaka natutunan niyo or nag-impart sa'yo sa ating training? Sige, kahit sino pwede. Sino? Ayaw niyo mag-volunteer? Ako magtatawag. Joke lang. Ayan. Thank you, Mentor Iga. Sige po, sino? May nag-unmute. Pwede kayo mag-unmute. O, sige. Ako, Mens. Ako, Mens. Ayan, yan, yan, yan. Sige, sige. Yung matapang, atapang, atao. Sige, go. Matapang, atao. Antok kul ulo. Ayan, sige ko. Mentor. Sa leverage, yun ko inaano ko. Hindi naman talaga eh, di ba? Kasi kunyari, nasa employee ka, automatic, parang ikaw din yung CEO ron eh. Pero hindi. Nasa under ka na. Nasa ikaw yung pinakababa. Pero dito sa IAM Worldwide. Ikaw, lahat tayo nasa taas, di ba? Tama po ba, Mens? Parang ganun. Yeah, oh, dama. Thank you, Jakes, for sharing your learning sa aking training. Okay. Thank you. Thank you so much for sharing. Sino pa? Alfred, gusto mo share? Sige, go lang. Go. Kahit may kailan lang. Parang ma'am to, pero virtual ma'am. Sino pa? Wala na ata pang atao? Tayo-tayo lang naman. Mga 52 lang naman tayo. Okay. Oh, sige. Sige, Mentor Sherwin. Alam ko marami kang gusto. Ay, nako. Mentor. So sino po, thank you Mentor. So sino po ang hindi na-excite sa atin? Taas ang kamay, mag-comment kung hindi ka na-excite. Sino? Meron po ba hindi na-excite sa training natin ngayon? Sa from among the group? Mag-chat po kayo kung meron po hindi na-excite o we are all excited sa nangyayari, okay? Excited. Yeah. Okay, dagdagan ko ng konti. Okay, yan kasi ang maganda sa tandem natin ni Mentor Ikar. Bata siya, okay, tingnan mo ang galing niya, okay? So, believe ako sa kanya. Tingnan mo, mas matanda ako sa kanya. Pero, yes, aminin ko talagang napakarunong niya, okay? Napakalalim yung alam niya. Registered nurse na, hindi siya commerce graduate, hindi siya lawyer, no. Nurse, napakalalim yung injection sa marketing, okay? Ayun, ito, okay. Lahat ng sinabi niya, okay? Walang kwenta yung mga sinabi niya. Kung wala yung isang bagay dyan, yung action ninyo ngayon, lakipan nyo ng action. Meron na kayong idea. Ay, nasa akin pala yung tamang negosyo. Ay, ito pala yung mapapaganda sa buhay ko. Makatulong ko sa iba. Pero lahat ng mga sinabi niya, just to sum it up, napakasimple lang. Okay? Lahat ng sinabi niya ngayon, lakipan mo ng sipag mo. Ano yung sipag mo? Mag-share ka araw-araw. Okay, yung mga lahat ng kaibigan, kamag-anak, kakilala, ka-Facebook, ka-Messenger, kabayan, okay, kabarangay, kamunisipyo, yun ang ano mo dito. Okay, kailangan namin makita yung resulta. Hindi nyo kami boss, okay? Walang boss dito, okay? Hindi ko rin boss si Mentor Ikay, pero mentor ko siya. Siya ang kapitan ng barko. Kaya nakampanti ako na nakasakay ko sa barko na managed by a well-experienced captain, okay? Siya yung, o parang aeroplano, siya yung piloto. Okay? Alam ko na, by her experience, wala na akong duda. Pwede akong matulog ngayon doon sa aeroplano ko. Kasi alam ko na, andun yung guidance niya. Ngayon, gawin nyo naman yung part ninyo. Ano yung part ninyo, okay? Hindi sinabi na, porque sinabi ka na 15 million, naka-Ferrari, e matulog ka naman. Meaning, ay, sali na ako sa IM, okay? Kahit wala akong gawin, okay na to. Siguradong isang taon, may nakong million para kay Mentor Pitch. Hindi mangyayari yon, okay? Konting kembot lang kada araw. Isa kada araw, okay? Parang one apple a day keeps doctors away. Parang ganun lang. Isang kliyente kada araw, okay? Ngayon, anong binibuild mo yung habit? Ngayon, pag isang kliyente ka kada araw masanay ka,
Ngayon, dagdagan mo, dalawa kada araw na, tatlo kada araw, apat kada araw, lima kada araw. Ano mangyayari doon, okay? Ngayon, sanay ka na. Parang pagka pagising mo sa umaga, oh, sino yung limang tawagan ko? Sanay ka na eh. Pero hanggat di mo ginagawa yung small step, isang kliyente kada araw, hindi mo kayang gawin ito. Sinasabi ko na, okay? Bakit ko alam to? By experience, hindi ako mahihayang na tao. Kahit siguro ibenta ko lang ballpen, buhay ako. Kahit no kay kolehiyo nagbebenta ako. Kahit anong binibenta ko kasi napakarangal na trabaho to. Ngayon, ganito 'yon. Okay. Yung gawin mo naman, i-share mo naman sa iba. Yung blessing na natanggap mo. Ulitin ko na naman, okay? Huwag niyo ipagdamot. Yung sabi nga ni doon ako tinamaan kanina, parang ninakawan mo yung kaibigan mo pag di mo sinir. Napakabigat niyan. Napakabigat. What example is this? Okay, after 5 years, millionaire ka. Okay? Ngayon, nakita mo yung batchmate mo nung high school elementary. Okay. Ngayon, tinanong ka niya, Bats? Sabi niya, Bats, nakita ko, naka-Ferrari ka. Paano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Ay, Bats, meron akong ginawang negosyo 5 years ago. Ito naman ka mo guminhawa at nakatulong ako ng ibang tao. Anong sabihin ng Bats mo sa'yo? Bats, ano ko ba naman? Okay, barkada mo ako, ka-Facebook mo ako araw-araw. Hindi mo lang binanggit sa akin 5 taon na pala yan. Yun ang napakasakit. Ang sakit nun. Pagka si Mentor Igay, kapatas ko siya at naka-Ford Mustang ngayon. 3 taon na siya nag-work. Hindi ko alam na mayroon siyang ganito. At nakita ko naka-Mustang ako, naka-taxi pa lang. Ay, Bats, teka lang. Bakit mayroon ng Ford Mustang? Ano ba trabaho mo ngayon? Ah, Bats, RN ako, pero alam mo, hindi ko ginagawa. Mayroon akong negosyo. Anong negosyo yan? Ay, ginawa ko, Bats, 3 years ago, pero pasensya na ha, kasi hindi kita yung parang sinabihan. So, yun, parang yung ramdam mo, parang alam mo ang hirap. Parang ito, bakit ito? Kaibigan ko, inetsepuera ko, yung ibang tao tinulungan niya. Okay, so, yun ang lesson dito. Okay, number 2. Okay, bigyan ko kayo. Okay, kung kaya niyong kumuha to, okay, kunin niyo mga to. Kung kaya niyong kumuha, okay? Ito si Jordan Adler. Okay, ito yan. Okay, so, bilhin niyo ang mga to. Okay, yan. Okay, so ito pa. Lahat ng mga libro nito kung kaya niyong bilhin, bilhin niyo. Okay? At yung sinabi kanina ni Mentor Ikay, itong mga to ha, ito parang guide ninyo kasi dito ako nagmula. Kasi pinid ko muna yung mind ko about network marketing. Kahit na 1,000 tao ngayon yung magsabi sa akin, scam to, tumatawa ko, kasi naaawa ko. Yung mga, sino sa inyo ang mayroong kliyente na nagsabi na pyramiding? Sige, mag-comment kayo. Sa sino sa mga nandito ngayon sa Zoom ang na-experience na yung mga friend niyo, ay friend pyramiding, sino sa inyo mag-comment kayo para alam ko kung meron na ba ako, meron akong ano experience pyramiding. Okay, so ito, okay, ito pa, marami, it's all about network marketing. Okay, ngayon ito yung sinabi kina ni Mentor Ikay, si Robert Kiyosaki. Okay, itong librong ito. Ito yung sinabi niya kanina, the best business this 20% is network marketing. Sabi ni Donald Trump, okay? Sabi ni Warren Buffett, sila yung mga, meron silang mga network marketing. So, ginagamit ko sila. At the same time, gamitin mo to, okay, si Chinkitan sa atin, si Chinkitan, okay? Chinkitan, ganun din siya, networker din siya, okay? Multi-level marketing din. So, lahat ng mga to, hinasok ko yung isip. Ngayon, ito naman yung sinasalin namin sa inyo, okay? Yung mga baguhan dito, okay, huwag kayong matakot. Okay? Andito yung mga mentor ninyo. Huwag kayo matakot. Okay? Andito kami ni Mentor Ikay. Kung ano man yung kaya, kung ano man yung nabasa ko rito, ano man yung ginawa ko 5 years, 8 years ago, okay? Isasalin namin sa inyo. Pero kahit isasalin namin to, kung di nyo gawin yung part ninyo, ano yung part ninyo? Napakasimple lang. Yung mga baguhan, mag-invite lang. Kami yung magsasalita. Kami magko-close. Mahirap ba yon? At the end of the day, pag nagka-kliyente yon, team mo yon. Hindi ko team mo yon. Okay? So ngayon, yung mga baguhan gusto namin kayong makita. Napakahirap siya sa isang 67 na team member na 10 lang yung kumikita at yung 57 ay walang ginagawa. At the end of the day, kayo pa rin yung ano dito, ay, naku, wala akong kinikita, mag-quit ako dito. Kasi bakit? Wala akong kinikita. 2 buwan na ako, walang income. Tanungin naman kita in return. Ano naman yung ginawa mo araw-araw? Tumawag ka ba araw-araw? Hindi. Ilang tawag kada buwan? Mentor, 2 lang. Kasi busy ako mentor eh. Kasi alam mo naman mentor, ang dami kong ginawa. Mentor, alam mo, ang daming rason. Pero walang rason dyan. Itong librong ito, bakit ko ito pinapabili sa inyo? Ito ang nagbago sa buhay ko rin. Ni Jordan Adler ito. Kaya basta nabilihin nyo ito. Ito ginawalan niya itong negosyo niya. Itong multi-level during lunchtime.
Habang kumakain, tumatawag na mga kliyente. Okay? Dati siyang nasa airline company. Dito ako nag-believe. Noong nabasa ko to, sino sa atin ang magsasabi na walang time? Okay? Itong librong ito is, bilang ko kayo ng libro, muro lang naman to. Ipadala ko sa inyo. Kung hindi kayo matulungan, sabihin niyo sa akin, mentor, walang kwenta yung libro mo. Pero ito, nag-unlock yung isip ko na, sabi ng mga tao, walang time. Pero sabi ko, bakit itong tao na to, okay, beach money. Kasi na beach money, bakit? Ang buhay niya ngayon, asa dagat na lang siya. Kahit hindi magtrabaho, yun ang promise, time and financial freedom ng multi-level marketing or ATA network marketing. Okay? So huwag kayong matakot. Ngayon, itong training na to is full pack of knowledge. Nakita ko, ako yung nakikinig kayo na, tumatawa dahil, alam niyo yung mga sinasabi ni Mentor Ikay, very well said and very well done. Okay, so wala akong masabi dyan. Ngayon, lakipan mo ng konting belief sa sarili mo. Kung kaya ni Mentor Ikay, kaya ni Mentor Sherwin, kaya ni Mentor Rico, kaya ni iba, kaya ni Mentor Pitch, ako rin kaya ko. Kasi ang motto sa MLM, aka marketing is, if you can do it, I can do it too. If they can do it, I can do it too. Okay, so ganun yung motto natin. We are given 24 hours a day. Okay? Kahit si Henry C. meron lang 24 hours. Kahit si Mark Zuckerberg. Kahit si Jeff Bezos. Kahit si Bill Gates. Meron silang 24 hours a day. Pero paano mo ginagawa? Ako tumatawag. Ako 20 kliyente kada araw. Kung gusto mong kumita dito, is gawin mo yung resulta. Gawin mo yung result. Okay. Ano ba yung gusto mong result? Gusto mo, sabi mo sa akin, hirap ka na sa full-time job. Galing ako sa full-time job. Triple job ako noon. Car salesman ako for 4 years. Okay, tagabalat ng patatas tuwing Sabado Linggo at manager ako ng Arby's, yung parang fast food chain. Pero lahat 'yan iniwan ko. Nakita ko 'to, ayaw ko 'to kasi pinapatay ko ang katawan mo, ang laki ng tax sa Canada. Hahabulin ka ng gobyerno. Sabi ko, merong tamad, merong masipag, yung masipag pa ang pinapenalize ng gobyerno, napaka-unfair. Meron pa lang legal na paraan, itong ganito. Okay, boss mo ang sarili mo, wala kang income. So ngayon, yun ang gusto namin makita sa inyo. Okay? Itong training, hindi lang ito design. Para lang tayo, oy, nag-training ako, okay lang yung training namin. Pero bukas na naman, balik ka naman sa sleeping mode. Ay, hintayin ko naman yung next week. Kailangan ko pa ng training. Walang perfect time. Walang, kung hintayin mo na, ay, Mentor Sherwin, kasi magaling ka eh, marunong ka. Yes, marami akong binasang libro, bukis ako. Talagang bukis ako, okay? So, aaminin ko yan. O, yung libro ko sa bahay siguro, Diyos nagmamayabang, 600 na yung piraso. Nahasa na ako. Bakit? Gusto ko kasi malaman to eh. Ano yung sikreto ng mga mayaman? Gusto ko malaman. Ano ba ginagawa ng mga taong ito? So, nakita ko na tama tong negosyo natin. Okay? Network marketing, pinakamagandang negosyo. Ngayon pa lang, sabihin nyo sa isip nyo, I love network marketing. Huwag nyo na sabihin na, I love nursing. Tamang sabihin nyo, pero gusto mo ng time freedom at financial freedom, ito ang mag-a-unlock sa buhay natin. Okay? Okay, kung ikaw ay 40 years old ngayon, meron ka pang 25 years para mag-retiro sa Canada. Kasi dito 65 yung pag-retiro. Yun yung compulsory age. Pero, anong gusto, anong mas mahirap? Sabi ng mentor ay Nika kanina, anong mas mahirap? Mag-injection ka ng 25 years pa? O yung magsalita ka lang ng 1 year millionaire ko na? Yung 24 years mo, gamitin mo na kung saan mo gustong gamitin. Yun para sa akin ang di nyo alam. Sabi nyo kasi, we are sanay sa comfortable yung buhay. Yung ayaw mo kasing ma-reject. Ay, Sherwin, ayaw kong ma-reject. Naku, ang hirap. Sige, Sherwin, hindi ko marunong magsalita. Buti ikaw, marunong ka. Buti ikaw, dati kang salesman. Buti ikaw, ganito. Nung ako'y salesman, hindi ako marunong. Nag-jump ako. Ako lang naging isang Pilipino. 17 kami sa dealership dito sa Canada. Alam mo, nung pag-join ko, ako lang yung itim. Lahat ng kasama ko, mga puti, mga white, mga Canadian. At yung tingin nila, para silang racist. Ay, ito. Hindi ito, hindi sa magkatagal. Pero tinandaan ko yon. Anong ginawa ko? Ginawa ko parang motivation ko yon. Ngayon, hindi naman sa magmamayabang, okay? Andoon tayo sa top 1. Top 2 lang tayo. Top 1, top 2 lang. Wala akong top 17. Kasi bakit? Nakakaya naman, kung ikaw na nga lang yung minamaliit, inaapakan ka, number 17 ka pa. Di tama sila. Na ito, wala to. Walang kwenta to. Kasi Filipino to. Hindi marunong mag-English. Wala yan. Kalimutan mo. Pero nung number 1 ako sa sales, anong sinabi nila? What's your secret? Sabi ko, what's your secret? Sabi ko, I just followed you. Sabi ko, yung masinabi mo lang, mag-kliyente ako. Nag-kliyente lang din naman ako. Pinahinggan ko yung mga, geto, okay? Kung gusto mong gumanda yung income mo, okay? Ito ang gawin mo. Panuurin mo yung mga champion. Panuurin mo kung paano kumbiro si Mentor Ikay, si Mentor Pitch, si Mentor... At i-duplicate mo sila. Okay. So, paano ginagawa nila? Kung si Mentor Ikay, meron siyang training araw-araw sa mga team niya 5.
ganun din ang gawin mo sa team mo. Mag-train ka rin ng anim na beses. Kung si Mentor Ika ay tumatawag ng 10 kliyente kada araw, no exception. Walang exception, okay? Ngayon, gawin mong 11 kada araw. Kung si Mentor Ikay, nag-text ng 10 text kada araw sa mga friend, nag-i-invite, gawin mong 11. Higitan mo ng isa. Hindi mo yung resulta. Balang araw, aangat ka. Bakit? Dahil yung nakita mong goal mo, okay, nakita mo siya, and nilakipan mo ng gawa, okay, nilakipan mo ng gawa, okay, yun. Yun, balang araw, ikaw din. At masarap sa feeling ng isang mentor na yung mga downline niya, isigitan siya. Ganun ang, ewan ko lang kay mentor, pero dun yung, ano, masarap yun. Kasi bakit? Parang sa school, yung teacher mo, halimbawa 50 kayo estudyante, puro bagsak kayo. Masaya ba siya? Hindi. Pero kung yung mga estudyante niya, puro cum laude, nung sila yung nag-graduate, ibig sabihin, effective si Mentor Ikay, effective si Mentor Rico, effective si Mentor Sherwin. Kasi, okay, kahit sino mang mentor dyan, okay? Yun lang yung mga challenges dito. Wala pa akong nakikita na naging champion sa anumang atleta. Alam mo si Michael Jordan? Siya yung basketball greatest. Alam mo, sabi niya, ang alam ng tao, napakarunong ko, pero sabi niya, I've missed 2,000 shots sa mga championship games. Alam mo ang training niya? Hindi nga niya alam yung kung anong kontrata niya. Hindi niya alam kung magkano bayad, hindi. Ang alam niya, araw-araw na sa gym, nagsushoot siya, araw-araw. Hindi alam, hindi na pinapakalaman kung anong sweldo. Pero ngayon, tignan mo, siya ang greatest. Hindi niya lang alam yon. Si Manny Pacquiao, palay ko, kasi yun ang alam natin eh, si Manny Pacquiao. Ay, kasi marunong, si Manny Pacquiao galing sa hirap. Napakahirap ang buhay. Mas mahirap, sabi nga niya, pagkain nila saging na nilaga one time a day lang. Eh, sa atin, wala pa naman ganon. At least kumakain pa naman tayo ng meron pang Jollibee kasama. Pero si Manny Pacquiao, umangat. Bakit? Meron siyang goal. Meron ito, vision. Vision. Ulitin ko, yung paningin mo. Pagka kinalimutan mo itong vision, sabi nga ni Helen Keller, lahat ng mga tao, meron silang paningin, pero mga blind, mga bulag. Kasi, ito yung gusto mo, pero wala kang vision, ayaw mo namang gawin. Okay, si Manny Pacquiao, God, meron siya, ilang beses ko siyang nakita. At nung huling laban niya kay Juan Manuel Marquez, na knockout siya. Ang sakit ng kalooban ko, na knockout yung champion na parang umiyak pa ako. Nakadapa, ano mo? Nakadapa. Ang alam ko katapusan na ng ginang karir niya, hindi. Umangat na naman siya. Kaya naman naging champion na naman. Yun yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay? Meron tayo dito ups and downs. Yung mga baguhan, alam ko, napakahirap. Ang hirap. Anong sasabihin ko, mentor? Paano ko mag-invite? Hindi ko marunong magsalita. Kaya nga nandito kami. Kaya nga mayroon itong training. Mag-plug in kayo. Palakasin natin to. Palakasin natin. Okay? Kung nangihina kayo, mag-charge kayo. Okay? Kung wala kang gasolina, magpagas ka. Huwag mong hintay na malobat ka. Kung yung cellphone mo, 1% na lang, mag-plug ka. Simple. Meaning kung down ka na, go to your upline. Huwag sa yung downline. Bakit? Kung ikaw eh, wala na yung kliyente, at yung pinagtanungan mo yung baguhan, yung mas bago pa sa'yo, friend, anong ginagawa mo? Anong sabi ng friend mo? Friend, ikaw ang dapat tanungin ko kasi mas nauna ka sa akin. Ano bang ginagawa mo? Para siyong walang alam. Ano mangyayari doon? Wala. Kaya nga, pagka maraming kalaban sa labas, maraming kalaban. Sabihin ko sa inyo, maraming yung mga negative dyan sa labas. Yung mga premo, naku, nurse ka, nagaganyan ka. O kaya, engineer ka, nagaganyan ka, friend. Scam yan, friend. Naku, wag na. Huwag mo kong idamay. Okay? Anong gawin mo? Connect your upline. Mentor Ika, Mentor Shell, Mentor Rico. Ano bang gagawin? Kasi ganito kanina. Meron kami advice. Kasi bakit? Ilang libong laban na yung sinuong namin. Meaning, ilang presentation na kami. Ako, hindi na ako bago rito. Kahit yung job ko ngayon na isa, hindi ako bago. Siguro, 2,000 presentation na ang ginawa ko. Kahit maghapon tayo mag-usap tungkol sa business, andyan kami sa inyo. Hindi naman kami bibitaw kasi nga team namin kayo. Parang kami yung general ngayon. Kami yung, kasi nga, andito na kami eh. Andun kami sa harap nyo palagi ngayon. Okay, andun kami sa, kaya gamitin nyo kami. Mag-leverage kayo. Kung wala kayong alam, mentor, pwede yung pakinggan mo to at subukan ko siya yung mag-present at pakisabi sa akin kung anong kulang. Okay? Ano bang kulang sa akin, mentor? Sabi ako nagkamali dyan. Mentor, bakit di ako maka-invite? Ano ba problema sa akin? Mentor, bakit yung mga friend ko, 10, walang nag-yes? There's something wrong. Hindi sila, kundi ikaw. Baka mindset mo. Okay? Baka yung way na pag-invite. Baka puro pera lang iniisip mo. No. Kung nag-invite ka, kaya kailangan yung produkto mo. Hindi yung, ay, kaperahan ko to. Hindi. Hindi mangyayari. Kaya busilak yung puso mo. Natulungan mo tong taong ito. Yung friend mo, triple job. Friend, teka lang ha. Alam mo sa akin, ito, yung pinakahuli. Bago ako mag-present, pagkilala ko yung kliyente ko, pagka-best friend ko yon,
iniisip ko na yung outcome. Iniisip ko na, mamaya pagkatapos ng presentation to, magsa-sign up to at masaya to. At alam niya yung pakay namin. So, we are life changers. Hindi yung, ah, ito, kasi ito, nurse, peperahan ko ito mamaya. Hindi ganon. Wag. Yung una tumingala ka. Kaya nakalihim ka sa tao, pero yung Panginoon nakatingin sa'yo. Alam niya. Binigyan kita ng pagkakataon, Sherwin, na maging life changer. Pero anong ginawa mo? Gusto mo lang palang malamang sa iba. Hindi maganda yun, okay? Alam ng tao yon. Kaya nga sa akin, pinaglalaban ko pa rin yung mga friend ko. Friend, pakinggan mo ito. Bibili ka sa akin o hindi. Walang masakit sa akin. Pero masakit sa akin, hindi ko sinabi sa ito. Balang araw magkasisihan tayo. Ayaw ko yon. Yung time, hindi mo pwedeng ibalik. Pero yung pera, pwede mo ibalik. Yung tiwala ng pare mo, hindi mo pwedeng ibalik yon, okay? So ngayon, ang lesson dito, okay, meron tayong parang ito'y palay, nagtanim ko lang ng mga halaman ngayon. Ngayon, si Mentor Ika niya, nagbigay siya ng fertilizer sa atin, pataba, para malusog yung mga plants natin. Ngayon, alagaan mo naman. Okay? Hindi naman yung porque kanina, nagbigay ng libreng pataba siya, no, si Mentor Ika sa mga pananim mo, ay, okay na yan, bayaan ko na, balikan ko na lang pag-aanin ako. No, alagaan mo yung tanim mo. Okay? Baka naman kainin ng ibon o kainin pa ng daga, kainin ng snail, mawawala yon. So, kailangan i-safeguard mo siya, okay? So, yun lang. So, gusto ko kayong makita next meeting nga naman, although hindi kayo kailangan, pero ito ay team, okay? Hindi ito yung magagalit kami, no? Tinutulungan namin kayo kung ano man yung kaya namin itulong para umangat din yung negosyo nyo, okay? Wala kaming bayad dito, wala kaming bayad. Hindi kami binayaran ng 100 per hour. Wala, libre. Kasi nga, team is a team, okay? Lahat tayo team. Okay, so maraming salamat po and magandang gabi po sa inyo. Beno, thank you so much, Mentor Sherwin, for sharing your wisdom sa team natin. No? Na-bless ba kayo mga mentors? Sige nga, ano, comment kayo dyan. I am blessed. Yan, sige, comment kayo. I am blessed if you feel blessed by our training and mentoring for today, diba? So, yun mga mentors, actually, this is not the last time naman na magme-mentoring tayo, no? I want to keep this yung Saturday 9 a.m., Sunday 9 a.m. sa Philippines, and then iba't ibang oras sa iba't ibang lugar na maging consistent for our team na mag-mentoring. Kasi, sa totoo lang po, napakarami ko pang lesson plan, ang dami ko pang ituturo, ang dami pang naka-line up, okay? So, ang kailangan ko lang po sa inyo, number one is yung time. It's just, I appreciate right now, we are 49, no? Pero kanina, maba tayo ng mga 55, na maraming mga nanonood at nakikinig. And I'm grateful sa oras na binibigay nyo para sa, ano natin, sa mentoring. And I pray and I hope na magtuloy-tuloy pa yung, ano nyo, pagbibigay nyo ng time. Kasi, mahirap, sumabak sa gera kung wala kang equipment. So, what we're doing right now is we are equipping you, yung mga skills, right, knowledge mo, and right attitude mo for the business. Nang sa ganun, pagkakausap ka na ng mga kliyente mo, ng mga invites mo, alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka na ma-disheartened pag may nag-negative sa'yo. Diba? Hindi ka na yung mag-walling o mag-iimo kapag nahirapan ka. Diba? Basically, ganun lang siya. Tama yun, we're giving you all the knowledge, all the skills, all the trainings na kailangan mo. But, sabi nga nila, if hindi mo i-apply yung knowledge na yun, baliwala. No? It's not the knowledge is the real power. It's the application of the knowledge. That is the real power. Diba? If hindi mo apply ito, it's like a book that is never read. Hindi mo parang may libro ka, hindi mo naman binasa. Diba? So, I want to see you all win. This week, no, today is Saturday, tomorrow Sunday, we still have another mentoring, no, magdi-discuss ako ng panibagong topic bukas. So, lahat po ng mga downlines niyo, mga leaders niyo, mga bagong join, I suggest, no, i-plug in niyo po sila bukas 9 a.m. ulit, same time. Ano ba 'yun, Saturday, no, bukas Sunday. Isama niyo na po lahat, okay? We learn as one and we earn as one at the same time. And then Monday cut off, actually Monday sa ano yon na August 31 holiday yon, pero para po sa lahat na naghahabol ng rank up, wag mo nang palagpasin kasi konti na lang eh, lalo na yung mga namumuro, no, yung mga kung ikaw ay silver to gold, 'di ba, tatlong direct tapusin mo na this month, 'di ba? Kung ikaw ay gold to platinum, limang direct, 'di ba, na gold rank or gold package pataas. Diba kung ikaw ay nag-aabol ng sapphire, tapusin mo na. Why? Kasi kung hindi mo tatapusin ngayon, next month, uulit ka ulit at ayaw mo nun. Ayaw mo nang uulit kasi sayang yung mga effort mo this month. So, ito doon na natin, Eagles, no? Last hurrah. Ito na yung last ano natin eh. Last na effort natin for ano, for August. Suggestion ko po sa inyo, pwede kayong mag-end of the month rush.
para sa mga prospects ninyo. We usually do it at the end of the month. Eh. Kunwari, meron ka mga prospect na nakausap, tapos gusto mo na, ano, gusto mo na talaga mapapayin, bigyan mo na siya ng own promo mo. Okay, kunwari, friend, meron tayong promo ngayon, mag-join ka na. No, meron kang 3,000 worth of packages, products. So, pwedeng ganoon. Galing sa'yo. Kunwari, kung gold naman na kukunin niya, 3,000, that's only 3 boxes. Yung pang-maintenance mo for this month, edi yun ibigay mo sa kanya na free products. Bakit? Kasi bayad ka naman dun eh. Kung na just for you ka, 10,000, di ba, just for you, apat kailangan mo, meron kang 40,000. Kung titingnan mo siya computation, 10,000 ang kita mo per gold. Tama? Iba pa yung 3,500 na commission mo. So, parang ginawa mo, binigay mo lang yung commission mo, pero ang totoo, bayad ka naman dahil mag-just for you ka, 10,000 yun. Kumbaga, magbigay ka lang para may bumalik sa'yo. Naiintindihan nyo ba? Kasi negosyo natin, ano to eh, you're investing sa mga tao eh. Diba? Kaya nga tayo may mga incentives sa team, sa group natin, sa IM Worldwide. Ikaw mismo, you can be generous then to extend it to your invites. Ikaw mismo, mag-create ka na ng sarili mong promo. Mga nakausap mo, let's say, for the whole month, meron ka nakausap, hindi lahat nagbayad lahat. So, gawin mo ganito, kontakin mo lahat. Hi, friend, we have, ano, meron kaming promo, end of the month promo. So, pag nag-join ka ngayon, kung gold package, meron kang 3,000 free worth of products. Kung nag-join ka man ng silver, meron kang, let's say, 1,000 worth of products or 2,000. Depende kung ano yung gusto ng heart mo. Okay, you can create your own promo para lang mas may push. Kasi, tingnan nyo maigi ha, maraming pay-in ng IAM, marami kang pay-in pag may promo. Tama? Why not create your own promo? Huwag ka nang mag-antay sa IAM. Malaki na makinikita natin dito. Diba? So, create ka ng ganun. Tapos, ano pa ba? Yung mga, basta lahat i-follow up mo. Itodo mo na ngayon. Kasi, sayang naman, no, kung hindi mo itutodo ngayon. Tsaka yung follow up, dapat ginagawa yan. 24 to 48 hour rule. Kasi bumababa, nagde-decline yung ano, eh, level of desire ng tao. So, dapat, pag nakausap mo yan, kung hindi pa nang-join agad, i-follow up mo na end of the month. Okay? So, application lang. Kailangan lang natin i-apply yung mga natutunan natin. Tapos taasan mo yung belief mo kasi you're offering an amazing opportunity. Life-changing to. Pag ginawa nila to, mababago din ang buhay nila. Kaya huwag mong pagdamutan yung mga kakilala mo. Okay? So, natuto ba kayo mga mentors? Sige nga, comment kayo. I am learning. I am learning, no? Kung natuto kayo or grateful kayo sa mentoring natin right now. So, hindi ko na to masyadong papatagalin mga mentors, no? Bukas ulit, magkita-kita tayo, same time, 9 a.m. sa Pilipinas, Sunday, 9 a.m. I hope na mas marami na tayo, target natin, as time goes by, maging 100 plus na yung mga mini-mentoring natin sa team, no? Okay, and lahat po na mini-mentor nila, Mentor Ikay, lahat ng mga trainings na to, I can upload this so that you can also have the copy, mag-practice na po kayo, you can discuss this to your new business partners at the same time, okay? Kasi ang gagawin ko, every mentoring natin, new topic ng new topic. Okay, so yung mga bago nyo mga downlines, kayo na po ang mag-training sa kanila. Okay ba yon? Okay ba yon? Kaya bawal umabsent. Okay, bawal umabsent. Para wala kang ma-miss out sa ano sa topic ng ating teacher. Okay, Teacher Ikay, ating prof. Diba? So yun lang mga mentors. Picture tayo para may remembrance. Okay. Sige, ilabas na kayo sa mga camera nyo. Kagandahan at kapugian nyo. Ilabas nyo na. Yan.